Sige po, simulan na po natin sa unang tindig, 30 minutes, si Rashid Indasan. Sa kamusliman po, isa pong takbir! A'udhu billahi minash shaitan rajim. قال رب اشرح صدري ويسر لي عمري احلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب iyong palwagin ang aking dibdib and remove is my task for me at iyong pagaanin ang tungkuling inaatang mo sa akin and remove the impediment of my speech. Alisin mo ang kapintasan ng aking dila upang nang sa ganun ako'y kanilang maunawaan. Lilipat ako ng pwesto para mas maganda. Gusto ko lang po ipaalala sa inyo, ako po ang negative side, pero nag-request po ang ating katunggali, tayo po ang mauna. Gusto ko po ipaalala sa inyo, ang trabaho po niya ay magtayo. The burden of proof sa kanya, affirmative ang proposition eh. Ang trabaho, mag-giba. Kaya lang ako nauna, eh, ang gagawin ko, gibain ko na yung anumang itatayo pa lang niya. Okay? Simulan natin. Asan na yung slide? Sige. Da. Okay. Ngayon. Da. Okay na, okay na. Direct. Okay. Itong paksa, iurong mo ba? Usog mo pa? Ikaw nga da, ikaw nga dito. Ito yung paksa natin. Da, pakiusog lang. Ito yung unang paksa natin. Okay? Ang aking goal, gagamit ako ng bumilang technique. Ibabalik ko yung kanyang argumento laban sa kanya. Kasi sa pag-uusaping si Jesus ay tunay na Diyos, hindi niya maiiwasan, base na rin sa aking experience, na ipapaliwanag niya dyan yung Trinity, Incarnation, Dual Nature of Christ. Hindi pwedeng mawala yan. Tatandaan ninyo, pakatandaan ninyo. Hindi naman siya nandito para mag-magic lang eh. Pakatapos papalakpakan na lang ninyo. Dapat, aakma yun sa kanyang paniniwala, siya ay Trinitarian. Kaya, dahil sa bumilang technique na yan, ang aking goal, mapunta siya sa dilema. Alam naman po yung dilema, inyong sabihin ng dilema. Diba? Mapupwesa siyang pumili doon sa dalawang argumento na tinatanggap niya, pero hindi kaaya-aya sa kanya. Kaya, anong ibig mo sabihin? Itong unang dilema. Mungkada, ano ba ibig mo sabihin na si Jesus ay tunay na Diyos? Ikaw ang pinapili ko dyan eh. Mamili ka. Si Jesus ang tunay na Diyos o si Jesus ay tunay na Diyos? Alam natin ang pagkakaiba dyan eh. Pag sinabi mong ang definite article, ibig sabihin, wala nang iba pa. Eh bakit pinili mo yung ay? Ibig mo sabihin, maliban sa kanya, meron pa? Kasi, ha? Malino ang sinasabi sa Remes Dis-Dis. Sino ang nagsasalita dito? Ngunit ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sino yan? Si Jesus ba yan? Ngayon, kung hindi si Jesus yan, dalawang tunay na Diyos. Hindi ka makaliligtas doon eh. Isang ang tunay na Diyos at saka isang ay tunay na Diyos. Tuloy. Ah. Kasi paniniwala ng SDA, katulad ng iba pa, incarnation, yung pagkakatawang tao, uniting and blending with humanity. Kaya lang ito yung pangalawang dilema. Bakit? Sabi ho, sa libro ng SDA,
kung kailan na ang pagkatao ni Jesucristo ay nahaluan, pinaghalo ng pagka-Diyos at hindi na dapat natin ay dapat nating alamin. Ginamit yung mysteriously blended, yung kanyang pagkatao, hinaluan ng kanyang pagka-Diyos. Pinaghalo-halo, tinimpla, magkahalo. Wala bang kape dyan? Three. Versus, binihisan niya ang kanyang pagka-Diyos ng pagkatao. Sabi doon sa libro ng SDA, ang kanyang pagka-Diyos, si Jesus Christ, binihisan ng pagkatao. Ano ba talaga ang tunay? Tapos lumabas pa itong Pilipos. Sabi dito sa SDA, empty themselves, hinubad niya yung anyong pagka-Diyos. Emptying was voluntary. It was not possible for Christ to retain all the tokens of divinity and still accomplish their incarnation. Ano sabi niya? Hindi posible, hindi maari na hindi niya iwan ang kanyang pagka-Diyos kung siya'y magiging tao. Ano ba talaga totoo mong kada? Yung pagkatao, hinaluan ng pagka-Diyos? O yung pagka-Diyos, binihisan ng pagka... O yung pagka-Diyos, binihisan ng pagkatao? Magkaiba yun eh. Yun ang sunod na dilema. Nakong daming dilema to. Doon ang dilema. Mungkada, sabi para sa kanya, si Jesus, 100% na Diyos. 100% na tao. Ah! Eh sabi ni Ellen G. White, si Jesus Christ, habang naglalakad sa lupa, ay tao. Sandali lang. Baka lumusot eh. Eh yung Jesus Christ na naglalakad sa lupa, tao. Yung Jesus Christ na Diyos, na nasa ibang planeta, Diyos yun. Sandali lang. Magkaliwagan tayo. Hindi natin pinag-uusapan yung Jesus Christ na planetang Jupiter, planetang Mars, Neptune. Ang pinag-uusapan natin, yung Jesus Christ na lumakad sa mundo, nangaral sa Israel. Oh. Iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Inabandon, iniwan, inalis ang kanyang pagka-Diyos. He divested himself of the form of God. Ano yung sabihin ng divested? Hinubad. Alam naman natin ang ibig sabihin ng hinubad eh. Pag hinubad ba, nakasuot pa? Hindi na, nakahubad nga eh. Hindi siya maaring bumaba sa lupa kung dala-dala niya ang kanyang kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Paano mo ipapaliwanag niya mong kada? Iniwan niya pala yung pagka-Diyos sa langit eh. Kaya, tuloy. Yung pang-apat na dilema, maaring magmagaling si Moncada na hindi nyo kasi naiintindi ang mga Muslim ang incarnation, yung pagiging katawan tao. Sabi ng libro nila, the incarnation of Christ has ever been and will ever remain a mystery. Ano yung mystery? Na? There is no one who can explain mystery of incarnation of Christ. Wala palang makaka-explain nito eh. Ano yung misteryo? Something that is difficult or impossible to understand or explain. Eh, ano ititindig mo sa akin? Hindi pala pwedeng ipaliwanag yan. Hindi pala pwedeng explain yan. Sino sabi? Libro nyo yan. Ha? Tuloy, isa pa. Panglimang dilema. Talagang hindi maintindi yan. Sabi sa libro nila, the full meaning of the doctrine of Godhead beyond the understanding of human minds. How the Father, Son, and Holy Spirit can be distinguished personality kung paano ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo ay ibang-ibang kanilang persona and yet completely one has not been revealed. Hindi na ipahayag sa tao and beyond his comprehension. Hindi talaga maintindihan nito. Itatayo mo sa akin. Hindi pala to na-rebuild. Hindi pala naintindihan ng tao. Ano ititinding mo sa amin? Tuloy. Kaya, sabi ng libro nila, the incarnation, yung pagiging katawan tao ni Kristo, kasi tao nga, Diyos na, tao ni maintindihan eh. In contemplating the incarnation of Christ in humanity, we stand baffled before the unfathomable mystery that the human mind cannot comprehend. Unfathomable, hindi mawari, hindi maunawaan, incapable of being fully explored, understood. Ano yung baffled? Tumataranta.
mataranta, maguluhan. Kung kada, kung gusto mo, huwag mo kaming gawing taran. Ikaw na lang maging taran. Ayaw namin magulo. Huwag mo kaming guluhin. Okay na kami. Tuloy. Oh, libang lima. Sasabihin ni Mungkada, si Jesus ay tunay na Diyos, yun ang paksa. Pero alam mo ba ito, Mungkada? Sabi ni Ellen G. White, si Jesus Christ ay tao. Hindi siya ang the Lord God Almighty. Paano yan? Tapos na kwento. Tapos na debate kung tutusin eh. Kasi sabi ng amo mo, Jesus Christ is not the Lord God Almighty. O di tapos na. Uwi na tayo. Oh. Bakit? The title God would be truly distinctive, but Jesus never uses it of himself. Sabi ni Raymond Brown, wala pong talata sa Biblia, barimo, scholar ito. Kailanman hindi nagpakilala si Jesus na Diyos sa mga synoptic gospel. O di pabor sa amin, nakita mo, hindi ka mapupunta sa absolute truth eh. Yung mga scholar mismo eh. Kaya yung sinabi mo sa YouTube, gigibain ko mamaya yun. Limang talata sa YouTube, pinatunayan mo si Jesus ay tunay na Diyos. Sige, tuloy pa. Jesus Christ, sabi yun ng libro nila. It was his personal name. The name by which he was known to spill merely the carpenter's son. Jesus was the name assumed by Christ in his humanity. Yung palang Jesus Christ, yun yung tao. Eh, yun naman ang pinag-uusapan natin eh. Yung Jesus Christ, sabi ng libro niyo, tao yun. Ayun o. Bakit Jesus Christ? Tao yun. Hindi yung Diyos na, tao pa, tao na, Diyos pa. Hindi maintindihan eh. Talaga ng mystery yun, sabi nila eh. Hindi maintindihan yun eh. Tuloy. Ito pa yung pangalong, pang-anim na dilema. Ang pagiging tao at Diyos Jesus, madali lang unawain. Pagpapatin yan eh. Hindi nyo kasi naintindihan. Eh, ano sabi nung kanilang libro? Sabi ng amo niya, nung propeta niya si Ellen G. White, sila magkakontra, sila magkaaway. Tingnan nyo, mamaya magsusunto kayong dalawa. Aking natatalastas, Mungkada, sabi ng amo mo, delikadong pag-usapan ng pagkatao, pagka-Diyos ni Yesu Cristo. Tanungin mo kung saan niya mamaya, basahin natin. Tuloy, pang lima, pang pito. Oh, dalawa daw ang nature ni Jesus. Ha? Parang yung mentor niya eh. 100% na tao! 100% na Diyos! Is dalawang nature! Isa lang ang persona! Mali! Sabi ng amo mo, distinct individual. Ano ba yung distinct? Ayan o, magkaiba. Ha? Magkaiba. Individual. Anong sabi ng individual? Ano sabi ng dictionary? Nagdala ako ng dictionary. Ang sabi diyan, use of the noun individual to mean a person. Ano ngayon? Di magkaibang persona, dalawang magkaibang persona. O patay ka ngayon. Hindi ako dapat ang kadebate mo, si Ellen G. White. Tuloy. Tatandaan yan, ha? Oh, distinct individual. Nakakaintindi naman tayo ng English, eh. Tayo, distinct. Iba individual mo, iba individual ko. Tama? Oh, lalabas dalawang Jesus. Isang Diyos, isang tao. Naalala ko ito yung kalabang ko si Lucino, eh. Yung kakampi niya. Eh, nung namatay si Jesus, sino namatay doon? Yung namatay doon yung Jesus na tao. Ako nang ba? Eh, binuhay doon ng Diyos. Sino bumuhay? Ang bumuhay sa Jesus na tao, yung Jesus na Diyos. Oh. Ano ang paliwanag ng libro patungkol sa 1840 na kung saan si Jesus Christ nagpakilala? Tao! Tao! Ito paliwanag nila. Kasi sabi ni Jesus, na taong
narinig ang katotohanan na aking narinig sa Diyos. Iba siya, hindi sa Diyos. Yung katotohanan ang daladala niya, narinig niya. Kanino? Sa Diyos. Kaya anong sabi sa libro nila? Yung man, Greek anthropos, here used in the sense of a person o the persona. Laban tubig dyan. Tuloy. Pang-apo-walong dilema. Namatay ang tunay na Diyos. Paniniwala nila dyan. Alam ko may mababasa ka. Pero sabi nila dyan, no? Binili ng Diyos ang iglesia ng kanyang sariling dugo. Nasa aklat nyo yan. Sandali. Kung ang Diyos ay may dugo, di yung napako sa cross, di Diyos. Tama? Namamatay ba Diyos? Mali. Ayan ang talata ng Biblia, Ang tanging Diyos, walang kamatayan, nababalot sa liwanag na hindi malapitan, ang hindi nakita ng sinumang tao, makikita man. In fairness kay Pablo, magkakontra kayo ni Pablo. Kaya mungkada, ano ba talaga ang Diyos? Ang Diyos ba? Si Kristo ba? Ay Diyos na may dugo? O tao na walang dugo? May dugo, Patay ka ngayon. Tuloy! Ito, mga anting-anting ni Mungkada, tatandaan nyo to. Tip. Lahat ito lalabas. Para patunayan niya sa akin, si Jesus ay tunay na Diyos, alam nyo kung te-technicalin ko siya, yung salitang tunay na Diyos, dapat mahanap natin, tama? Kasi sa Bible, marami naman Diyos dyan, si Moses nga, Diyos eh. Kaya lang, hindi tunay. Ang mga Hudyo, Diyos din eh. Sa Bible yun eh. Kayo'y mga Diyos. Kaya lang hindi sila tunay. Sabi niya, tunay na Diyos. Supposed to be, tatandaan niyo to. Sa Biblia, lalo na sa Old New Testament, tatlong piraso lang yan, yung tunay na Diyos, Alatinos Teos. Yung kanyang arahas dyan, alas, yung nasa unang 1:5:20. Ito, maglalambing ako sa iyo. Wala tayong showdown, di ba? Usapan natin yun, di ba? Pero ito mga kapatid, pagbibigyan ko siya, kapag napatunayan mo talaga beyond reasonable doubt na si Jesus Christ ay talagang tunay na Diyos ayon sa unang 1:5:20, uuwi na ako. Mag-uwi na tayo lahat. Okay ba kayo? Uwi lang tayo. Uwi. Ano ba naman? Umuwi tayo. Di umuwi tayo. Bibigyan natin siya ng chance. Ha? Ibibigay ko na sa iyo yung kumbaga sa MMA belt. Ibibigay ko na sa iyo yung belt ko. Patanda mo yan, ha? Ito yung mga anting-anting niya. Sa YouTube, nagmalaki siya. Tunay na Diyos Jesus, Micah 5:2. Pagkatapos, Mateo 28:9. Filipos 2:5:9. Tito 2:13. Juan 10:30. Mungkada, mawalang galang sa mga sister, ha? Siguro hindi ka pa tao. Supot pa ako, pinag-usapan na namin yan. Ha? Kahit nakapikit. Okay, gibain ko na. Gibain na natin. Tuloy. Gibain na natin. Sabi ni Mungkada, Micah 5:2, tunay na Diyos daw si Kristo. Bakit mo naman nasabi yan? Yung binasa niya kasi, everlasting. Ang nakalagay sa ibang salin, sa ibang version, siya ay ang pinagmulan nung pinagmulay buhat pa ng una. Mulat pa nung unang panahon, ancient time. Yung batang ipapanganak sa panahon ni Micah, mula doon sa lumang panahon, hindi everlasting, ancient time. Kaya lang, bakit mo gagamitin yung talatang yan? Ang sabi, pag pinanganak yung bata, ang lahat ng nangaligaw na tupa ng Israel, makababalik sa Israel. Ayan babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagkatapos, yung batang yun, magiging hari sa Israel. Bakit? Nung pagdating ba ni Jesus Christ, naging hari sa Israel? Ni barangay chairman nga, hindi naging barangay chairman eh. Bakit mo gagamitin ito? Tapos, ang Israel ay mamumuhay ng ligtas. Wala na rokawi ang Israel. Mapayapa na sa Israel. Magmumulang kapayapaan.
Bakit mungkada nung dumating ba si Jesus Christ, nagkaroon na ng kapayapaan sa Israel? O lalo nagkagulo? May daladala bang kapayapaan si Jesus Christ? With all due respect, mahal namin si Jesus Christ, ha? Mahal namin. Kaya lang yung Jesus ng Biblia, eto sinasabi. Kaya mong basahin? Napagod na ako eh. Oh, malabo mata mo? Eh, hindi ka na pwedeng mag-asawa niya. La. Saan mo? Hey. Ali. Huwag niyong isipin na nandito ako para magdala ng kapayapaan sa lupa. Anong dala? Nandito ako para magdala ng gulo. Rambo yung gusto niya. Tuloy. Tuloy. Hindi kapayapaan. Nandito ako para paglabanin ang anak na lalaki at ang tatay niya, ang anak na babae at ang nanay niya, at ang daughter-in-law laban sa mother-in-law niya, at magiging gaaway ng isang tao ang mismong member ng pamilya niya. Suntukan na! Ay, sister, ha, wala nakalagay dyan na mag-aaway ang kaduwaya. Gulo, wala namang kapayapaan dalabot. Ba't gagamitin mo yan? Tuloy pa. Kaya mali, out of bounds. Ayan, no? Sa pamamagitan ng talim ng tabak, ipagtatanggol daw ni Jesus ang Israel sa Assyria. Bakit? Kasi yung mga lugar, alam mo yung pula na yan, lulusubin sila ng Assyria, mortal na kaaway ng Israel sa panahon ni Mikas. Ang hula na yan, pag pinanganak yung bata, ipagtatanggol sila laban sa Assyria. Ganun ba nangyari pagdating ni Jesus Christ? Hindi. Kaya sabi ng libro nyo ha, ginamit ko to kay ano eh, hindi bati namin eh. Inaccurate citation of New Testament, marami pong sinulat yung mga sumulat ng Mateo, ginamit yung Old Testament, mga palpak. Ayan po. Libro nila yan. Article nila yan. Robert Wilson, Olson. Isang Seventh-day Adventist. Tuloy. Oh. Sinamba raw ni Jesus. Kaya Diyos siya. Sabi ni Moncada, sinamba siya. Andali. Ang sula, ang nakalagay dyan, proskuneo. Pag proskuneo, ha? Ayan no, meaning oh. Licking his master hand. Meaning to kiss like a dog. Dog. Literally, figuratively. Prostrate him oneself in homage. Bigay galang. Kaya may mga version ng Bible. Ito, meron akong Bible, New American Bible. Homage ang nilagay dyan. Nagbigay galang, hindi po sinamba. At saka, hindi kaya ta pamilya sa mga lingwahe ng Biblia eh. Pag ginawa mo yan, lalabas si David Diyos din. Kasi ang nakalagay sa unang kronika, si David, sinamba ng tao. Ayun, no? At ang mga tao sumamba sa Panginoon at sa hari. O, di dalawa silang ba nila, yung Diyos tsaka si David? Si David ba Diyos? Hindi, hindi kasi literal yun eh. Nagsujud. Kasi noong mga panahon na yun, di ba, pag, kahit naman ngayon eh, kita mo yung hapon, hay! Nagbigay homage, bigay galang. Kaya si Semplang Kastalatang yan. Sunod. Ano pa? Ginigiba ako na. Pilipos, ito pa isa. Diyos si Kristo, sapagkat siya anyong Diyos. Ha? Porket baan yung Diyos? Diyos na? O sige, sakyan kita. Eh hinubad niya, sabi o. Yung anyong Diyos, Morpheteos sa Greek, naging alipin. Morphe, anyong, alipin. Hinubad niya. O, paano maintindihan niya na yun? Kundi bagkos hinubad niya to. Ano hinubad niya? Yung pagka-Diyos. Kaya nga may nakalaban ako eh. Oneness eh. Eh, inubad niya na yung pagka-Diyos niya eh. Naging tao. Di, hindi na siya Diyos. Na mabuti umamin. Tanungin natin si Moncada, bakit? Kung talagang Diyos siya, inubad niya yung pagka-Diyos, eh kailan niya sinuot? Di, inubad niya na. Di, hindi na siya Diyos. Inubad nga eh. Saka naman nakakita ng nakaupad, nakasuot pa rin. Tuloy. Kaya kita mo, ano hinubad niya? Tuloy, tuloy. Oh. Yung, tingnan nyo, ito dilema. Yung
morpe ay kasinanimos ng ekon. Yung morpe, ang ibig sabihin ng morpe, form, anyo. Yung ekon, image, larawan. So, lalabas, porque si Jesus ay larawan ng Diyos, anyo ng Diyos, Diyos na rin. Ang laki ng problema niyan. Ha? 5 minutes? Ang laki ng problema niyan. Bakit? Sapagkat ayon sa 11:7, pakibasa nga. Mamaya ka na uminom. Dali. Sapagkat ang lalaki ay talagang hindi dapat magpalukbong ng kanyang ulo. Bakit? Palibhasa, siya ay larawan at kaluwalhatian ng Diyos. Kita mo? Ano raw ang lalaki? Kaluwalhatian ng Diyos. Larawan at kaluwalhatian. Di Diyos din pala tayo? Mungkada, lalaki! Lalaki lang! Ang Diyos. Lalaki ka ba, Pilipe? O Diyos ka, matakin mo. Yan ang problema. Oh, tuloy. Oh, mamaya na kayo magturuan dyan. Empty, no? Sabi sa Pilipos, sabi sa libro nila, yan, no? Empty themselves, this emptying was voluntary. It was not, bakit daw hinubad ni Jesus ang pagka-Diyos? Sabi sa libro nila. Untakin mo, sabi ni Ellen G. White, it was not possible for Christ to retain all the tokens of divinity and still accomplish the incarnation. Paano mo yung ipapaliwanag yung mukha? Ang dami mo ng problema. Kaya pala iniwan niyang pagka-Diyos doon kasi imposibleng siya yung magkatawang tao kapag daladala niya po yung pagka-Diyos niya. O paano ngayon yan? O tuloy. Tito, ginamit din niya. Hindi mo alam mo Tito, ginamitan ng Granville Shop Rule, minimbento noong 1798. Pag ginamitan ng Kai, ha, siya ay, tulad ko, pag ginamitan si Kara Rashid, ay guwapo na, cute pa, isa lang daw tinutukoy doon. Ganun lang patakaran. Pero nagkakamali ka, sapagkat maraming kumunta sa Granville Shop Rule. Tuloy mo. Papi ako muna sabihin sa iyo yan. Ayun, no? Kahit doon sa inyong libro, the Greek of this expression is ambiguous. Muntakin mo. Bakit mo ginamit yan, Mungkada? Sabi ng libro nyo, ambiguous. Hindi malinaw. Hence, uncertainty exists. O ekala, kung talagang totoo si Jesus ay tunay na Diyos sa 2:13 ng Tito, bakit sinasabi ng libro nyo, ambiguous yung talatang yan? Hindi malinaw. Subject to many interpretation. Kaya kalaban mo, hindi mo ba nabasa itong libro mo? Kung ano-ano binasa mo? Tuloy. Ay no, marami pa ako kampi. Usog mo ulit. Sino pa kampi? Meron pang si Daniel Wallace, pinaliwanag din yan. Sa aklat ni Daniel Wallace. Oh. Maraming scholar against sa Titus 2:13, Greek grammar beyond the basic. Eh, wala kang walang mga libro dyan. Mukhang supot ng pandesal ang dala mo dyan. Mga imported books to. Mga scholar against sa paniniwalang si Jesus ay Diyos dyan. Sino pa? Tuloy. Tuloy pa, tuloy. Ayan no, ang dami oh. Kasama si F.F. Bruce. Kilalang scholar yan. Ano pa? Tinigiba ako ng tinayo niya. Sige pa. Raymond Brown. 3 interpretations of the Greek underlying the italicized words are possible. Kaya, kita mo? Last one minute. Oh, hindi ka nauuwi. Kasi sabi ni Raymond Brown, asa ni Raymond Brown ko dyan? Ayun, doon yata. Sabi ni Raymond Brown, ito isa sa mga possible. Merong version, no? And as we expect the blessed anticipation of good and appearance of the huge great God, good greatness of our rescuer Jesus, the anointed King. Hindi Diyos si Kristo dyan. May mga version, ganyan ang pagbasa. Kaya hindi ka napupunta doon sa absolute truth para patunayan mo, tindigan mo yung argumento mo. Kaya ito, no? 1 minute na lang. Ganito kapatid, tanda nyo. Meron pa isa, tuloy mo. May man na yan. Ha?
inamin daw ni Jesus Christ na tunay na Diyos. O sa pamproblema yan, kalaban din niya si Ellen G. White sa paliwanag na yan. Ito mga kapatid, bago ako matapos, tatandaan nyo, ang trabaho niya, magtayo. Ang trabaho ko, manggiba. Kaya lang ako pinauna niya eh. Kumbaga sa chess, ako yung itim, ako yung pinauna niya. Kaya ngayon, paano mo ko gigibain? Bago ako tumayo, gibain mo muna ako, demolish mo muna. Kung magdedemolish mo. Pero, wala ka na papatunayan kasapag ang trabaho mo ay magtayo. Maraming salamat po. Mr. Rashid Indasan, marami pong salamat. Okay, marami pong salamat sa pong magandang tindig. Bali, sa pangalawa pong ating, sa pangalawang phase po nating tindig is magkakaroon po tayo ng cross-examination sa panig po ni Mr. Raymond Kadat. Ito po ay limang tanong at sa kada sagot is 2 minuto. Okay po, pwede na po kayo magtanong. 5 tanong po and then 2 minutes na kada sagot. Okay na kayo ha, okay na. Ito po yung una kong tanong. Ginamit niyo yung aklat ni Mrs. White. Opo. Tapos sinabi po ninyo, sa presentation, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos sa langit. Pwede bang pakikote kung nasaan yung binanggit doon sa Opo. Libro? Sandali lang po ha. Na iniwan niya Sandali ang po. Kanyang pagka-Diyos. Wait lang, nagtatanong pa ako. Opo. Yung tanong ko, ito. Pakinggan niyo po muna. Sige po. Binanggit niyo po sa presentation niyo, kinote niyo po yung book ni Mrs. White. Opo. Ang sabi niyo dito, iniwan ni Kristo, iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos sa langit. Tanong, pwede bang pakikote ulit kung nasaan po doon yung phrase na iniwan ni Kristo yung kanyang pagka-Diyos sa langit? Ito po ay Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 5. Diyan. Okay. Sabi niya rito, maraming beses na sinabi rito, Christ left his position in the heavenly court and came to the earth to live the life of human being. Ano ba position niya ron? O di Diyos? O ano pa? Babasa pa ako. Sandali. Ha? Babasa pa ako. Sandali. Ha? Regarding that matter. Okay? Christ could not have come to this earth with the glory that he had in the heavenly courts. Ano ba yung glory? Di pagka-Diyos yun eh. Yun naman na-explain mo, pagka-Diyos yun eh. Ano ba iniwan niya doon? Oh, yun po masasabi ko dyan. Okay na po. Apo. Okay, moderator, next question. Yun bang nabasa mo ay iniwan yung pagka-Diyos? Yung bang binasa mo o hindi mo nabasa? Iniwan yung pagka-Diyos. Ano nakalagay po? Christ left his position in the heavenly court and came to this earth to live the life of human being. Ano ba posisyon niyo sa langit? Janitor? Kaluwalhatian ang iniwan niya. Hiningi niya, sabi niyo, yung kaluwalhatian pagka-Diyos yun eh. O di pagka-Diyos. Yun po masasabi ko. Yung follow-up, balik, second question na sir, di ba? Second question na. So malinaw na hindi mo nabasa yung sinabi mo na iniwan yung pagka-Diyos. Hindi ho, yun na rin yun. Kasi yung kaluwalhatian, yung interpretation nyo, kaluwalhatian, hindi, yung kaluwalhatian, pagka-Diyos yun. Objection, moderation. Sinagot ko na eh. Yes, objection, object ako. Mungkada. Object ako. Yung bang kaluwalhatian, pagka-Diyos o hindi? Huwag kang magtanong, ako yung nagtatanong. Objection, objection, moderation. Rhetorical yun eh. Rhetorical yun. Objection, moderator, objection. Kasi ang nakalagay sa rules, pagkat nagtanong ako, hintayin niya muna matapos. Huwag niya muna ako ito, babasa ako. Nag-object ako, sir. Sige. Tapos, ang ginagawa niya, nagtatanong sa akin, dapat ako yung magtatanong. Rhetorical question yun. Hindi tanong yun. Rhetorical. Tanong ulit. Naka-object ako. Sige, tanong ka. Tanong ulit. Lampulin. Hintayin mo matapos. Tapos, sumagot po kayo, Karis. Ang tanong ko, pangatlo po ito ha, iulitin ko lang kasi ininterrupt ako eh. Ang pangatlong question ko, nabasa mo ba? Kasi mahilig ka sa letra for letra eh. Opo. Nabasa mo ba sa book ni Mrs. White, iniwan ni Kristo yung pagka-Diyos? Opo! Ito, ang lino kanina, babasahin ko. Oh. Page 1126.
He was all the while as God, but he did not appear as God. He divested himself of the form of God. Divested. O, anong divested? The inalis. O, yun ang sagot. Divested. Ano ba yung divested? His form of God is divested. 1 minute po. Hindi mo pala alam itong libro nito kung ano pinagbabasa mong libro. Patay ka ngayon, mungkada. Pangilang question na, sir. 1 minute. Okay, linawin ko na lang sa aking presentation. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Batay sa John 17. Tatlo na po. Okay. Okay, sunod na tanong. Batay po sa John 17:5, binanggit ba doon na si Kristo kasama na ng Diyos bago pa ang sanlibutan? Hindi po. Theory, ano yun? Theology nyo? Hindi, basta... Ang sabi ni Jesus Kron, hindi, theology nyo doon. Oo. Wala, una-una, hindi ko binasa yung 17:5. Pero sa experience ko sa inyo, yung 17:5, ginagamit nyo para patunayan yung Trinity. Ha? Ngayon, tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Pasagot ako ha. Tingnan nyo, sabi ni Jesus. Ngayon, Ama, isoli mo sa akin yung kalulatian na tinaglay ko dati. Anong kalulatian yung pagka-Diyos? O di lalabas, natanggal yung pagka-Diyos niya. Huwag mong gamitin talatang yan kasi martilyo yun na pinupukpuk mo sa ulo mo. Okay na? Okay. Pangilan question na? Pangatlo na po. Pangapat. Pangapat na? Apat na po. 2 minutes po. Sabi ko sa'yo, running time na lang eh. 17:5, ang sabi dito, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan nang kaluwalhati ang aking tinaglay sa harap mo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Okay. So, ano pong hindi ba ayon sa talata na yon, pinatutunayan ng Panginoong Jesucristo na kasama na siya ng Diyos bago pa nagkaroon ng sanlibutan? Hindi po. Bukod kay Jesus Christ, mamaya sasagot ako, hindi porkit nakatanggap siya ng kaluwalhatian bago pa man ang sanlibutan, Diyos na siya. Bakit? Sapagkat maliban sa kanya, may nakatumanggap din ng kaluwalhatian. May tumanggap din ng what? Ng katungkulan sa Diyos. Hindi pa sila umiiral bago pang sanlibutan. Mamaya sasagutin kita dyan. Okay? Five na, five question na. Natapos na po tayo sa tanungan. Oh, ano lang, nagbo-boxing lang kami sa ring, ha? Okay. Bonus? Oh, sige. Eh, balance. Okay po, marami pong salamat. Rashid and Raymond Kada. Para po sa unang tindig sa kabilang panig sa SDA, tatayo po si Raymond Kada, 30 minutes po. Palakpakan po natin siya, mga kapatid. Bago po ako magsimula, ay nais kong batiin ng isang mapagpalang araw po ang ating mga kasama po dito, especially ito pong mga Muslim, si Karashid Endasan, at sa lahat po ng bumubuo po ng debate po na ito. Bago po ako mag-start, nais ko pong ipagpauna dahil napag-usapan po namin sa pre-debate na bagaman ako po yung affirmative, ay nakiusap po ako kay Karashid na kung maaari, ay siya po yung unang tatayo. At tayo naman po ay napagbigyan ng ating pong maginoong kausap. Kaya po, bagamat siya po yung negative, ay siya po yung unang tumayo. Sa kondisyon na akin pong lilinawin sa aking presentation. Kaya ito nga po, nais kong ipagpauna sa inyo na ako po, nakiusap po kay Karashid na kung maaari, ay bagaman ako po yung magtatayo, ay siya po yung unang mag-stand. So, napansin ko yung mga presentation niya, sobrang lalim. Talagang pinagandaan, pero pipitsugin yung tingin sa akin. Pero yung kanyang presentation, sobrang lalim na. Ginamit niya yung book ni Mrs. White. Binanggit niya din yung Trinity. Hindi daw maiiwasan na mabanggit sa usapang ito yung Trinity.
hindi maiiwasan pag hindi mo iniwasang banggitin. Bakit yun ba yung ating paksa? Hindi naman ay. Binanggit niya kanina, kung sa observation ko sa kanyang presentation, ay kagaya ng aking binanggit, bumabanggit siya ng mga scholar. Bumabanggit siya ng book ni Mrs. White. Eh, hindi naman yun yung aming paksa. Bakit po? Kasi po, yung napag-usapan po namin sa pre-debate, ito po yung paksa. Patutunayan ko na si Jesus ay tunay na Diyos ayon sa Biblia. Eh, yung mga ipinresent niya, gumamit siya ng mga scholar, gumamit siya ng book ni Mrs. White, labas naman yun sa paksa. Eh bakit? Dapat ang pinag-usapan na lang, dapat isinama mo sa pre-debate ayon sa Biblia at referensya. Eh hindi yun napag-usapan. Ang napag-usapan namin, ayon sa Biblia at referensya. Actually, madaling sagutin eh. Yung mga pinaggagamit niya, ginamit na yun ng INC. Gasgas na yun eh. Kumbaga sa termino mo, bakya na yun. Sobrang tagal na nun. Pero bakit hindi ko papatulan yun? Unang-una, wala naman po yun sa paksa. Ang amin pong pinirmahan, ang amin pong napagkasunduan, sa pre-debate, patutunayan ko si Jesus tunay na Diyos ayon sa Biblia. Hindi rin namin paksa yung Trinity. May mga kinote pa siya dyan na talata na para bagang ang pinatutunayan niya ay ang tunay na Diyos ay ang Ama. Parang bumanggit siya ng talata kanina, yung katotohanan ay aking narinig sa Diyos. Pero ang sabi niya sa pre-debate namin, huwag tayong magtatayo nang hindi natin paniniwala, maitawid lang yung paksa. Bakit? Paniniwala niya ba na yung Ama at si Ala ay isa? Ewan ko kung nagbago na ng stand ito, kakabasa ng Bible. Pero alam ko, sa mga kamusliman, hindi naman sila naniniwala na yung Diyos Ama ay yun yung tunay na Diyos. Hindi naman yun yung paksa eh. Ibig sabihin, yung kanyang ibinubuwal di umano, eh bakit ka nagbubuwal nang hindi naman yun yung itatayo ko? Nagtatayo nang hindi ko naman siya talaga. Nagbubuwal siya nang hindi ko naman itatayo. Hindi naman namin paksa sino ba ang tunay na Diyos, ang Ama o ang Anak. Hindi naman yun yung paksa eh. Hindi rin naman namin paksa yung Trinity. At yung paksa namin ayon sa Biblia. Kaya gumagamit siya referensya galing sa mga scholars, galing sa book ni Mrs. White. Hindi po yun ang aming paksa. Kaya nagtatayo po siya nang hindi po ayon sa aming napagkasunduan. Ngayon, may mga talata siyang ginagamit. Allergic na allergic siya. Yung mga ibinubuwal niya di umano. Sige, itatayo ko yung mga talata na pinaggagamit mo. Ilang minuto pa ako, moderator? 24 pa. 24 pa po. 24 pa po, bro. Tahimik po tayo, mga kapatid. Kaya po, ngayon mag-uumpisa po akong mag-stand. Mamaya ako talakayin yung ibang mga ipinresent niya. Gusto ko magtayo muna ako kasi ang aking tungkulin is magtayo. Patutunayan ko na ang Panginoong Jesucristo tunay na Diyos ayon sa Biblia. Kaya moderator, siguro mananawagan ako. Pagka mamaya nagtanong yan about sa mga aklat, eh hindi ho yun yung ating paksa. Kailangan yung tanong niya ayon sa Biblia. Kasi yun po yung aming paksa. Hayaan niyo pong umpisahan ko sa tanong na ito. Taga saan ba ang Kristo bago siya nagkatawang tao? Kanina yung last question ko eh. Tumanggap daw ng kaluwalhatian ang Panginoong Jesucristo. Hindi naman yun yung tanong ko eh. Ang tanong ko sa kanya kanina, binanggit ba doon sa John 7:3
17:5 na ang Panginoong Jesucristo bago ang sanlibutan ay kasama na ng Diyos? Ano yung sagot niya? Hindi, kasi tumanggap siya ng kalwalhatian. Hindi lang naman siya yung tumanggap. Uy, layo eh. Layo. Taga saan po ba ang Kristo ayon po sa Biblia? Pakinggan po ninyo. Dito po sa Juan, Kapitulo 6, ang talata po ay 38. Yung projector namin, wala talaga. Hindi magamit yung aming ano. Sige, sige, tuloy ko na, tuloy ko na. Taga saan po ang Kristo ayon sa Biblia? Juan, Kapitulo 6, talatang 38. Babasahin ko rin po yung talatang 62. Sapagkat ako'y bumabang mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban nang nagsugo sa akin. Sa 62, ako nga, ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. Isa pa pong talata. Dito po sa Juan, Kapitulo 8, talatang 23. Sinabi niya sa kanila, kayong mga taga-ibaba, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y mga taga-sanglibutang ito, ako'y hindi taga-sanglibutang ito. Ang tanong po natin, taga saan po yung Kristo, yung itinuturo po ng Biblia? Kasi yun po yung aming paksa. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, ano nga anya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya nung una? At sa isa pa pong talata na aking binasa, sinabi niya, kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanglibutang ito, ako'y hindi taga-sanglibutang ito. Sa makatwid, ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Jesucristo, pinatutunayan sa mga talatang ito na ang Panginoon, siya po ay taga-langit. Yung paniniwala ng mga, yung paniniwala na itinatayo po nito na ang Panginoong Jesucristo ay nagmula sa sinapupunan lamang ni Maria, yung kanyang katawang tao, natural. Pero pinatutunayan ng Panginoong Jesucristo na ang Panginoon, siya po ay tagalangit. Ngayon, gaano na po siya katagal sa langit? Gaano na po siya katagal sa piling ng Diyos? Ganito po yung pahayag. Ito yung tinanong ko sa kanya, hindi ko alam kung talagang sinagot ba talaga. Sumagot naman, pero hindi naman pinunto talaga yung aking tanong. Sabi sa Juan, sa 17, ang talata po ay 5, ganito po ang pahayag. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan nang kaluwalhati ang aking tinaglay sa harap mo. Sa harap mo, bago nagkaroon ng sanlibutan. Ano po yung pahayag ng Panginoong Jesucristo? Siguro madali naman pong maintindihan. Ang sabi ng Panginoon, luwalhatiin mo anya ako nang kaluwalhati ang aking tinaglay sa harap mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Kaya kasama na siya ng Diyos eh. Kaya nung tinanong ko siya kanina, batay doon sa 17:5, tumakbo doon sa kaluwalhatian, hindi naman yun yung tanong ko eh. Ang tanong ko, batay ba sa talata, kasama na siya ng Diyos bago nagkaroon ng sanlibutan? Yun yung tanong eh. Saan siya tumakbo? Sa kaluwalhatian. Paliwanag niya na, siya pa yung nagbibigay ng interpretasyon. Pagka-Diyos yun eh. Pagka-Diyos yun. Samantalang ang aking tanong, kasama na ba siya ng Diyos? Eh napakaliwanag sa talata eh. Bago ang sanlibutan, kasama na siya ng Panginoon. Dadagdagan ko pa po iyong talata. Dito po sa Juan,
Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 2. Ganito po yung pahayag. Sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Talatang 2. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Pag bumasa ka, mamaya kanina, mamaya babasa ito eh. Siguro doon yan ibabata yung tanong eh. O kung mabasa ko sa iyo na bago nagkaroon ng langit at lupa, eh meron nang binabanggit ang Diyos, meron na siyang ginawang ganon. Abangan ko na lang siguro. Yung inaantay ko, yung tinatawag niyang bumerang technique. Actually, kaya ako tinanggap yung debate kasi na-challenge ako sa kanyang bumerang technique. Yun lang naman talaga. Kaya ako tinanggap yung kanyang hamon. Ayon po sa talata na ito, kasama na siya ng Panginoon Diyos sa simula pa lamang. Kaya kami pong mga Kristiyano, hindi nyo po maaalis sa amin kung bakit ang paniniwala namin behind pa doon sa paniniwala na itinuturo ng inyong aklat. Bakit? Eh sapagkat merong itinuturo ang Bible, hindi nyo mababasa doon sa pinaniniwalaan yung aklat. Isa nga po diyan, ang Panginoong Jesucristo, kasama na siya ng Panginoon Diyos sa simula pa. Ngayon, ano-ano po yung mga katunayan na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos? Yung mga binasa ko kasi, patunay na siya po ay umiiral na bago po ang sanlibutan. Ngayon, ano-ano ang mga katunayan na si Jesus ay tunay na Diyos? Ito, uulitin ko lang yung mga talatang binanggit niya. Parang allergic siya dito eh. Mikas Kapitulo 5, talatang 2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angka ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Eh paano niya ito tinutulan? Bumasa ng ibang translation. Pansinin po ninyo, kapag kakaraniwan lang, kaya niyang basahin sa mga dating salin, ang Biblia. Pero kapag yung talata, hindi na pumapabor sa gusto niyang patunayan, magkakalkal yun ang mga hindi kilalang version. Isa pa pong talata, Apokalipsis, Kapitulo 22, talatang 12, hanggang 13. Babasahin ko rin po yung talatang 16. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. 13. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas, akong si Jesus ay nagsugo sa aking anghel. Dito po pinatutunayan ng talata pong ito na ang Panginoong Jesucristo, meron po siyang titulo na Alpha at Omega. Siya po yung pasimula, siya po yung wakas. Siya ang una, siya rin ang huli. Tingnan nyo, walang propetang kayang bumanggit ng ganun. Bakit? Eh kasi lahat sila eh, may pasimula eh. Pero natatangi ang Panginoong Jesucristo, kaya niyang banggitin yon. Bakit? Kasi yun talaga yung likas niya. Ang sabi niya, siya ang Alpha, siya ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Ito po'y pahayag na mababasa po sa banal na kasulatan. Ngayon, matangi po sa pagiging walang hanggan ng Panginoong Jesucristo. Ano pang katunayan na siya po ay tunay na Diyos? Ikalawa, si Jesus po ay ipinasasamba. May binanggit siya kanina eh, magsisamba sa Diyos at magsisamba sa hari. Ha? Pero kung mapapansin po ninyo, pag binasa nyo sa ibang version ng Bible, paggalang po yung tumutukoy sa hari.
Kaya makikita po ninyo, kapag ang isang translation hindi consistent, mababasa nyo sa ibang translation, iba na po yung pagkakasalin. Siya nga po yung mismo nagsabi niya sa live niya eh. Kapag kayong isang translation, ginagawa niya, hinahanapan niya ng ibang translation na mas marami yung salin. Bakit? Kapag isa lang daw yung nagsalin, kaduda-duda. Pilipos Kapitulo 2, talatang 9 hanggang 11. Kaya naman, itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo. Upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod at sasamba sa Kanya. At kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Ayon po sa talata na ating binasa, ang Panginoong Jesucristo ay ipinasasamba. Hebreo Kapitulo 1, talatang 6. At muli, nang kanyang dinadala ang panganay sa daigdig, ay sinabi niya, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kaya hindi po nakakapagtaka kung yung mga alagad ay sumamba sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito sa Mateo 28, talatang 9, at do'y sinalubong sila ni Jesus na nagsasabi, kapayapaan ay sumainyo. At paglapit nila sa kanya, ay niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Ayon po sa talata natin binasa, yung pong mga alagad ng Panginoong Jesucristo ay sumamba sa ating Panginoon. Bakit po? Eh sapagkat ipinag-utos kasi ng Diyos na ang Panginoong Jesucristo ay sambahin. Pangatlong patunay na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Gagamitin ko lahat ng mga pinagbabanggit niya. Pangatlo, si Kristo po ay kapantay ng Diyos. Sabi po sa Pilipos Kapitulo 2, talatang 6 hanggang 7. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pananganan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ito po yung stand ng Seventh-day Adventist. Ito po yung stand namin mga Kristiyano. Ang Panginoong Jesucristo, ang sabi po sa talata, nasaan yung Diyos? At siya po ay merong pagkapantay sa Diyos. Kaya pantay sila eh. At ang Panginoong Jesucristo ay nagpakababa, nag-anyong alipin, at nakitulad sa mga tao. Pansinin niyo yung term na ginamit kay Kristo. Si Jesus daw po, nakitulad sa mga tao. Wala kasing logic kung tao na. Kung tao na, tapos nakitulad, eh bakit pa makikitulad? Eh tao naman pala. Walang logic, walang sense. Kaya sinabi sa talata, ang Panginoong Jesucristo nagpakababa, nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Bakit? Eh kasi hindi naman dating katulad. Siya po ay kapantay ng Diyos, at nagpakababa, nag-anyong alipin, na nakitulad sa mga tao. Pang-apat na patunay na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Pang-apat, si Kristo ay tuwirang tinawag na Diyos sa Biblia. Iba pa rin kasi kung ituturo mismo ng Bible na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. At yung Biblia, mayaman po sa mga talata sa pagtuturo na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Pakinggan po ninyo, babasa ako ng dalawang talata. Roma Kapitulo 9, talatang 5. Sa kanila ang mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman.
na siyang nangingibabaw sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Ano po yung itinuturo ng talata na akin pong binasa sa inyo? Ang sabi po sa talata, ang Panginoong Jesucristo daw sa kanyang laman, galing doon sa mga patriarka, sa lipi ni David. Pero ang sabi sa talata, hindi tuldok eh, may karugtong eh. Ang sabi sa talata, siya po ay Diyos na maluwalhati. Isa pa pong talata, Tito Kapitulo 2, talatang 13. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ayon naman po sa talatang ito, ang Panginoong Jesucristo daw, actually mas maganda to sa isang salin eh, magandang balita Biblia. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Pansin niyo po yung napakaliwanag na napahayag na ito. Ang sabi sa Bible, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya ang Panginoong Jesucristo, ipinakikilala ng Biblia, siya po ay talagang Diyos. Ilang minutes pa po? Okay lang magtanong ulit? 6 minutes pa po. 16 minutes pa. Six po. 6 minutes po. 6 minutes. Ayan. Ngayon, inaamin ba ng Panginoong Jesucristo na siya po ay tunay na Diyos? Ayan. Ito kasi issue din po ito sa mga kamusliman eh. With all due respect po ah. Madalas itinatanong sa amin, saan mo mababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus, ako ay Diyos? Saan mo mababasa sa Bible, sinabi ni Jesus, ako ay Diyos? May mababasa po ba? Actually, ang Bible may sarili pong paraan. Kahit ang Panginoong Jesucristo, meron po siyang paraan para ituro ang isang katotohanan. Meron po bang mababasa? Meron, pero dapat uunawain natin ng tama. Kasi hindi po kami basa sa ulo lang na sa ulo eh. Kasi pag ganun, kasi parang kang parot. Kaya mong sumaulo ng libro, pero yung sense, hindi mo naman naunawaan. Kaya kami, hindi kami sumasaulo ng libro. Ang ginagawa po namin, inuunawa po namin yung nakasulat sa talata ng Biblia. Pakinggan po ninyo. Juan Kapitulo 10. Sana hindi po kayo na-open ha. Debate po kasi ito. Pasensya na ho ha. Oh. Inamin ba ni Kristo na siya ay tunay na Diyos? Pakinggan po ninyo. Dito po sa Juan, Kapitulo 10, talatang 27 hanggang 30. Juan, Kapitulo 10, talatang 27 hanggang 30. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala. At sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila mapapahamak. At hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat. At walang makagagawa o makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang tanong po natin ay, inaamin po ba ng Panginoong Jesucristo na siya po ay tunay na Diyos? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, yun daw mga tupa, ay hindi daw po ito maagaw sa kamay ng Diyos. Bakit? Eh siyempre makapangyarihan siya sa lahat. Kaya imposible talaga na maagaw ito sa kamay ng Ama. Ano po sabi ng Panginoon? Yung kakayahan ng Diyos na ingatan yung mga tupa, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kaya niya rin daw pong gawin yon. Kaya ang sabi niya sa 30, ako at ang Ama ay iisa.
Anong kahulugan nung sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay isa? Mabuti itanong natin yung tanong na ano naging reaksyon ng mga Hudyo na nakarinig sa pahayag ng Panginoong Jesucristo. Pakinggan po ninyo, itutuloy ko lang po dito po sa 31 hanggang 33. Muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama. Last 2 minutes. Maraming mabubuting gawa mula sa Ama. Ang ipinakita ko sa inyo, alin sa mga gawang iyon ang dahilan at babatuhin ninyo ako? Sumagot sa kanya ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa, hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan, sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. Baka kung si Karashid na buhay nung time nung sinabi yan ni Kristo, baka isa ito sa bumato sa Panginoon. Bakit? Eh sapagkat nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa. Ano yung reaksyon ng mga Hudyo? Ba nagdampot ng bato? Ano yung katwiran nila? Eh kung naunawaan nila yung pahayag ng Panginoong Jesucristo na unity, dapat matutuwa sila. Ba okay ito ah, kaisa siya sa pangangalaga. Eh kami yung mga tupa ng Diyos, dapat matuwa yung mga Hudyo. Eh bakit iba naging reaksyon? Eh kasi naunawaan nila yung kahulugan eh. Nung sinabi pala ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa, yung mga Hudyo nagalit. Sinabihan siya, nilalapas tangan. Sabi niya sa talata, hindi dahil sa mabubuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapas tangan, sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. Sa makatwid, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa, ito pala ay pag-aangkin ng Panginoong Jesucristo na siya po ay tunay na Diyos. Kaya sana po, 1 minute. Kaya sana po sa kanyang pagtayo, o kaya sa pag-cross niya, eh sana mapabulaanan niya yung aking mga itinayo. Bakit po? Kapag ka nagtanong yan mamaya, batay sa inyong aklat, batay sa mga scholar, bakit ganito? Labas sa paksa. Bakit po? Sapagkat yung aking paksa, kasi hindi naman siya magtatayo eh. Ako yung magtatayo. Ayon sa paksa, patutunayan ko ang Panginoong Jesucristo, tunay na Diyos, ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia, kaya pinatunayan ko, ayon sa Biblia, ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Hanggang time dito na po. Maraming salamat. Ngayon, para po sa pagtatanong, 5 tanong po, Karashid. 5 tanong po and then 2 minutes kada. Okay po, magtanong na po kayo. Linawin ko lang po. Hindi ba naniniwala ka na si Ellen G. White, propeta mo? Yan po yung unang tanong. Opo. Sir, moderator, sasagot na po ako. Opo. Ang akin pong pinirmahan, ang atin pong napag-usapan, patutunayan ko, ang Panginoong Jesucristo, tunay na Diyos, ayon sa Biblia. Yung tanong mo, out of topic. Ganito. Kaya ako sasagot, ayon sa Biblia. Pinatunayan ko na, ayon sa mga talata sa Biblia, ang Panginoong Jesucristo, tunay ganito na Diyos. Kaya ako tinatanong, kasi tutol si Ellen G. White sa paliwanag mo eh. Yung distrenta, hindi Diyos si Kristo dun eh. Ayan tanong. No, saan sila magkaisa? Sandali. Objection, itong objection. Itong tanong eh. Hindi, mag-objection. Kailangan maging malinaw eh. Sabi ni Ellen G. White, dapat sila po magkaisa sa purpose at objective. Objection. Ito tanong, tinatanggap po ba yung paliwanag ni Ellen G. White? Objection. O hindi? Mag-object ako, Mr. Moderator. Sandali lang po. Mr. Moderator, mag-object ako. Tahimik po, mga kapatid. Tahimik po.
Mag-object po ako. Kasi ang ginagawa niya, nagpapaliwanag. Dapat magtanong po siya. Binabasa ko lang po. Sabi ni Ellen G. White, yun dyan 10:30, hindi Diyos si Kristo doon. Yun dyan 10:30, ang tafsir, para maintindihan ng Muslim. Objection, ang commentary ni Ellen G. White, sila yung one in purpose and objective. Objection, moderator, objection. Kontra ka ba kay Ellen G. White o hindi? Objection, mag-object ako. Po, rights ko yun, rights ko yun. Object ako. Huwag kang mag-ano, huwag kang magpapaliwanag. Ang trabaho niyo po ngayon, magtanong. Hindi ako nagpapaliwanag, binasa ko. Hindi mo trabaho ka, Rasipa. Mungkada, mas matanda ako sa'yo. Si sir, naka-object ako. Sige po, naka-object ako, sir. Moderator, hindi ako nagpaliwanag. Nagbasa lang ako, tapos nagtanong. Ulitin ko tanong. Oh, nagbasa lang po siya. Hindi, ang ginawa niya, nagbasa ayaw mo ba? Tinatanong ko lang, walang masama. Sabi mo lang kung ayaw mo, hindi. Ayaw mo ba yung paliwanag ni Ellen G. White sa chapter 10, verse 30? Na, there are one. Oh, babasahin ko. Oh. The word for one is neuter. Showing the unity of person. Oh. Showing that unity of a person is not the point under discussion. Jesus asserted his unity with the Father in will, purpose, and objectives. Sila'y mag-isa objection. Sa layunin. Objection. Ito tanong, ayaw mo ba sa paliwanag ni Ellen G. White? Objection, objection, sir, objection. Oh. Please, please. Please. Huwag kang magpaliwanag, sir. Magtanong lang po kayo. Kasi ang trabaho nyo po magtanong, ang trabaho ko sumagot, hindi lang po kayo nagbasa, pinapaliwanag nyo sa hindi ako nagpaliwanag, binasa ko lang eh. Magtanong ka lang. Sige po, nagtanong ako. Eto tanong. Magtanong po. Sabi ni Ellen G. White, yung chapter 10 verse, eh, teacher mo yun, di ba? Yung chapter 10 verse 30, ang paliwanag ni Ellen G. White, they are one in purpose, and objectives. Ha? Tutol ka ba sa amo mo, sa propeta mo, sa paliwanag niya, sa John 10:30? Hindi ako nagpapalunglag, tatanong ako, binasa ko lang. Mr. Moderator, sasagot na po ako. Sige po. Naka-time na po. Okay. Ito po sagot ko. Ang paksa po na aking pinatutunayan at ang ating napagkasunduan, patutunayan ko ang Panginoong Jesucristo, tunay na Diyos, ayon sa Biblia. Yung tanong mo, out of topic. Oh, pangalawang tanong na. Pangalawang, sige na, pagbigyan na natin. Okay, sige, pangatlong tanong. Ayon sa Biblia, pangatlong hindi tanong. Ayon kay hindi, Mrs. White. Hindi, nililinaw natin nga eh. Oh, mungkada. Third question, third question. Okay, tanong na po. Third na? Third na ba? Third na po. Sige, sige, pangatlo. O ito, lambing ko lang sa'yo para maging malinaw sa amin. Sabadista ka pa ba talaga? O hindi na? Pangapat na tanong ba yan? Hindi, pangatlo. Pangatlo. Ito pong sagot ko. Ang paksa po na aking pinatutunayan, ang Panginoong Jesucristo, tunay na Diyos, ayon sa Biblia. Yung tanong mo, labas sa paksa. Ayon po sa Biblia. Itinatanong niya kung Adventist ako. Mamaya papaliwanag ko. Sa lokal kung saan mamaya papaliwanag ko, ha? No, tingnan mo doon kung ako pang-apat na tanong. Ber. Sabi mo si Kristo. Si Kristo ay Diyos kasi hindi taga-sanlibutan. Porke ba hindi taga-sanlibutan si Jesus ay Diyos na? Paano kung may babasa ako? Kung ayaw mo ngayon kahit mamaya. Na merong ibang hindi taga-sanlibutan. Aamin ko, aamin ka, Diyos din yun at marami na ang Diyos. Nasa topic yan, ha? Yan. Sir, bago masagutin na, sorry, ha? Sana ano po, nirespeto ko, kasi kami, hindi po taga rito. Respeto po. Pagbigyan nyo lang ako, pasensya na. Sana po, wag mo kayong mapikon, kasi debate po ito. Ngayon, kung ano yung aking isasagot, ang usapan nga namin, walang ipitan eh. Kung hindi, sa tingin niya, wait lang. Hindi kita inipit. Sir, inipit. Lang, sandali lang, kasi tingnan nyo naman, oh, nagre-react yung audience eh. Ay, sige, pabayaan nyo na, pabayaan nyo. Ngayon, kung napag-usapan namin, kung sagot ko, sa tingin niya, suntok sa buwan, mamaya sa kanyang rebuttal. Kaya, kung ano yung aking isasagot,
easy lang ho kayo. Kasi hindi naman ho kami naipag-away. Debate lang ho ito. Tanong ulit. Linawin lang. Linawin ko. Ngayon, masanay ka, ka na sa tao, di ba? Bakit first time mo to? Eko, ito. Ito ulitin ko tanong. Sabi mo, ginamit mo yung talata na si Jesus ay hindi taga-sanlibutan. I'm not of this world. That's why you said, mag-iinglish lang ako kasi we have foreign gems eh. We are not in this world. I'm not in this world. Porke ba si Jesus Christ ay hindi taga-sanlibutan? Diyos na? Paano kung may mabasa ko na mayroong hindi taga-sanlibutan? Kahit mamaya. Okay, pangapat na tanong. Ito po yung aking sagot. Yung aking pong pinatunayan, hindi po ko naka-stick sa isang anggulo. Binanggit ko po na ang Panginoong Jesucristo, ayon po sa talata ng Bible, ay tagalangit. Pero hindi po doon natapos. Bukod sa siya'y tagalangit, pinatutunayan din ng Bible na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Baka yung talata na ginagamit mo, hindi doon mababasa. Na yung hindi tagalangit na gusto mong basahin, hindi naman tinuturong Diyos sa Bible. Nilinaw ko lang po yung tanong ko, Mr. Moderator. Opo. Nilinaw ko lang po. Ginamit niya kasi yung talata na si Kristo ay hindi taga-sanlibutan. Kaya sabi niya, si Jesus daw ay Diyos. Kasi taga-saan daw si Jesus? Hindi taga rito. Binasa niya, ako'y hindi taga-sanlibutan. Ato, porke ba hindi taga-sanlibutan? Porke ba hindi taga-sanlibutan? Magkaugnay ito, Mr. Moderator, ha? Sige pa. Porke ba hindi sa taga-sanlibutan ay Diyos na? Paano kung may mabasa ko, meron din hindi taga-sanlibutan? Tatanggapin mo, mga Diyos din yon? Okay, panglimang tanong. Hindi, pang-apat yun. Pang-apat pa lang. Same din yung sagot ko. Ayon po sa aking pinatunayan, ang Panginoong Jesucristo, siya po ay tagalangit. Pero hindi po doon napako o natapos yung aking presentation. Okay, sige. Bukod sa siya, sandali lang, sir. Dali, patapusin bukod sa siya ay tagalangit, ay pinatunayan ko rin, ayon sa mga talata ng Bible, na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Okay. Baka yung babasahin mong talata, hindi naman pinapatunayan sa Bible na tunay na Diyos. Reject. Okay, tinan mo. Okay. Ngayon, okay, ginamit mo yung Pilipos 2:7. Sabi mo, kapantay ni Jesus ang Diyos. Hindi ko lang kung naintindihan mo, meron palang Diyos. Nakapantay ni Jesus. Opo. Yung ginamit mo eh, yung salitang magkapantay, nandun ba sa talata ng Pilipos o wala? Ano po talata yung binabanggit po ninyo? Yung 2:7, binanggit mo yung 2:7, Pilipos 2:7, kapantay ng Diyos si Jesus. Meron po bang salitang kapantay doon o wala? Babasahin ko po. Sabi mo kasi anyo eh. Ito. Opo. Bigyan mo lang ako time, ha? Wala, hindi naman ito running time. Yeah, 2 minutes naman. 2 minutes. Pilipos 2:7 yung binabanggit po ninyo, ha? 6. Sabi po dito sa 6. Magkapantay, ha? Sabi mo, magkapantay si Jesus at Diyos. Sali lang. Ito. I'm sorry. Nabagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. May salta magkapantay. Tanong na, pakilan na. May salta magkapantay? Last question. Sige na. Okay. Sige na. Pagbigyan na natin. Okay. Okay, palakpakan po natin ang magkabilang panig, mga kapatid. May init po ang labanan. Pakiusap lang namin po. Pakiusap po namin, sana yung emosyon po is at maaari si slow down po natin. Dahil unang-una, diskusyon po ito. Wala sana yung magsa-side comment dyan. Huwag po nating guluhin ang talakayan para mas maintindihan po nating lahat. Okay? Pwede, ngayon naman po, sa ikalawang tindig po, si
Ka-Rashid Indasan sa panig po ng kamusliman. Isa pong takbir sa inyo. Get away, Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng papurit pa sa salamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilang. Bababa po. 15 minutes po. Okay, 15 minutes. Ito po. Nagpapalusot po ang ating katunggali na wala daw tayo sa paksa. Ito kasi yung problema eh. Kaya sabi ko, hindi yung parang nagmamagic ka lang. Eh, pambihira. Nilabas ko ang lahat ng paliwanag ng amo mo, ng propeta mo, magkaaway kayong dalawa. Hindi pa sa paksa yun? Eh kasi sa Batista kang tumatayo ngayon eh. Pinapaliwanag mo, ikaw ang nagpapaliwanag eh. Binasa mo Juan 10:30 at makasinabi ni Jesus daw, Diyos daw siya doon. Wala naman sa sinabi ni Diyos siya doon eh. Ngayon, masama ba? Kung ibatay ko, ano bang paliwanag ng turo? Turo! Turo ng propeta mo! S27 fundamentals niyo yan, dapat paniwalaan niyo siya ni. Eh. Kasama yan sa paniniwala niyo na propeta si Ellen G. White eh. As far as I know eh. Ngayon, bakit kayo magkakontra? Punta tayo. Just trend, ayun one. Tingnan nyo ha. Ayan o. Oh. Inulot, balik mo. Inamin daw ni Jesus Christ na tunay na Diyos. Wala namang salitang tunay na Diyos dyan eh. Meron ba kayo nabasa? Ako at ang Ama ay isa. Saan ang Diyos dyan? Ang tanong, nakalagay ba dyan? Iisa sa essence o pagka-Diyos? Wala namang nakalagay dyan eh. Ikaw ang nagpaliwanag ng sarili. Ngayon, masama ba, mungkada, kung tanungin ko yung amo mo, propeta mo, eto hong alagad nyo. Sabi niya, Diyos daw si Kristo kapantay sa Diyos 30. Ganun po bang sabi nyo? Ginang Ellen G. White. Ano sabi ni Ellen G. White? Kaya mong basahin? Pakipal. Ayan no? Basa. I won. The word for one is neuter, showing that unity of person is not the point under discussion. Jesus asserted his unity with the Father in will, purpose, and objectives. Oh, ayan! Will, purpose, objective. Hindi ka nagbabasa ng libro ni Ellen G. White, aminin mo. Commentary yun, no? Official yun. No? Saan mo natutunan yung sinasabi mo? The against ka sa propeta mo. Wala kayong halata. Kanina pa sila nag-aaway ng propeta niya. Kaya tinatanong ko, sabadista ka pa ba? Kasi may naririnig akong chismis eh. Chismis lang naman. Gusto mo nang lumayas dyan eh. Diba? This is what your prophet. You are against your prophet. Nagpapalusot. Hindi naman yan ang paksa eh. O di salungat ka sa propeta mo. Kanina pinabasa ko, may nabasa ka ba dyan? Ha? Inalis niya yung pagkakayo. E binasa ko, divested. O paano yun? Ayaw mo pa rin tanggapin? O di walang problema. Sabihin mo lang sa tao, hindi ko tinatanggap yung pinagsasabi ni Ellen G. White. Ngayon, saan sila magkaisa? Pag tinanggap mo yung sinabi ni Mungkada, sila iisa sa pagka-Diyos, magkakaproblema na naman. May problema siya na gusto tayo magkaproblema rin. Pakabasa, yung 17:21. Pakinggan mo, lakasan mo, dahan-dahan na bigyan mo ng feelings. 17:21 o 17:16? Hindi, 21. Okay. 17:21. Dali! Upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiyang iminigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila
upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Amen! Pati pala mga alagad Diyos din, nakita mo yung paliwanag mo? Kontra ka na kay Ellen G. White, ang laki-laki pa ng dilema mo. Mantakin mo, iisa daw, inamin daw ni Kristo, siya'y tunay ng Diyos. Wala naman tunay. Anong kalam sa amin, tanga? Ha? Wala naman tunay ng Diyos yun eh. Ako at ang Ama ay iisa. Iisa saan? Kapantay niya sa Diyos? Ipinaliwanag ng Ama mo, ng propeta mo. Iisa sila sa layunin. Dapat pala magdebate kayo ng propeta mo. Paano yung tira mo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kayo palang magkaaway. Oh, ngayon, sinabi niya, binasa niya yung tuloy. Oh, ayun o, paliwanag pa ni Ellen G. White, no? Maybe one, there would be diversities of gift. O, objectives na naman, oh, kontrang-kontra ka sa propeta mo. Magpapalusok kayo, hindi yan ang aming pinirma. Una-una, hindi yan ang aming paksa. Andali, magdududa na ako sa otoridad ng Sabadista. Laban ka sa propeta mo. Tuloy, pinaliwanag niya, oh, ayan o, paliwanag o. Oh. Ellen G. White nagsabi niyan eh. O, paano yan? Oh, pangalawa, yung Tito, balik mo nga yung Tito. Tito 2:13. Masama bang basahin ko yung ano? Masama bang basahin ko yung libro ni Ellen G. White? Masama bang basahin ko yung mga scholar? Ano pinupunta natin dito mga kapatid, mga kabab? Tandaan nyo, kami po yung mga Muslim. Sinasabi ng Quran namin, si Jesus po ay tao, hindi po sa Diyos. Ngayon, natutuwa kami kasi may Kristiyano rin, conservative scholar, ang paniniwala, hindi po Diyos si Kristo, ayon doon sa Biblia. Masama ba basahin ko? Si Raymond Brown, pag nag-aaral ka ng Biblia, hindi mo kailangan kilala si Raymond Brown. Hoy! Hindi ka totoo nag-aaral ng Biblia. Scholar ito eh. Wendell Talibong, anting-anting ko to, loko mo. Maganda ka. Parating na ako dyan. Inshallah. Ha? Oh. Pino mo? Conservative scholar, ang sabi niya, hindi makikitang Diyos si Kristo. Tito 2:3, ginamit niya. Ano na naman sabi ng amo niya? The Greek of this expression is an ambiguous. Nakakalito pala yan. Oh. Kaya, masisisi mo ba ako? Pagkatapos, pinaliwanag ng mga scholar, ah, katulad ni Weiner, mali ka ng pagkakaunawa ayon kay Daniel Wallace. Masama ba kung magbasa ako ng mga conservative scholar na tinitingnan yung paliwanag na ganyan? Tuloy mo, anong paliwanag? Ayun no, itong talatang ito, balik mo. Kusog. Oh, sige pa. Sabi ni Raymond Brown, may tatlong, kasi nga, sabi ng libro niyo, ambiguous yan. Hindi malinaw talaga. Subject to many interpretation. Bakit? Sabi ni Raymond Brown, tatlo ang pwedeng paliwanag dyan. Kaya may mga version na Bible, ganyan ang mababasa. Oh, diyan ba Jesus, si Kristo ang dakilang Diyos? Mali. O, masisisi mo ba ako? Pinagbintangan niya ako. Si Karasid, namimili ng version. Sandali. Kayo may problema sa version, hindi kami. Wala kaming pakialam sa version. Ang sinasabi ko lang, hindi ka napupunta sa absolute truth. Kumbaga sa kaso, sa korte, beyond reasonable doubt. Meron kang saksi, pero may kalaban yung saksi mo. Kaya wala ka napapatunayan sapagkat may kakampi ako. Sino? Scholar.
Sino pa? Propeta mo. Kampi kami. Magkasangka kami ni Ellen G. White. Magkalabang kayo. Ito pa. Oh. Tingnan nyo ah. Oh, yan. Ayan ang version. Masama daw. Kung gumagamit daw ako ng version na hindi kilala. Kasi yung Mikas, binasa ko kanina. Ha? Binasa ko kanina. Last 5 minutes, Rashid. Last 5 minutes. Yung Mikas, sabi kasi niya, binasa niyang talata, everlasting daw yung sanggol. Eh dito, ancient. Yung sanggol, nagmula, magmumula sa ancient family. Ibig sabihin, matanda. Ito bang New American Bible? Kilala o hindi? Anong hindi? Sinasabi hindi? Kilala to! New American Bible. Ngayon, parang sinasabi niya, mali ang salin dyan. Mali ang, paano mo napatunayan mali ang salin? Again, hindi namin problema. Sapagkat, kayo-kayong mga Kristiyano pala, nagtatalo sa paliwanag. Kaya tahimik na buhay namin eh. Wala kaming ambiguity. Walang mystery sa amin. Tingnan nyo, sample. Mga Muslim, sino sinasamba nyo? Pag tinanong mo, Trinitarian, sino sinasamba nyo? Ama, Anak, Espiritu Santo. Ha? Pata mo, walang sumagot. Pilipos. Pakibagay sa Pilipos. Ginamit niya yung Pilipos. Sabi niya, kapantay daw niya, kapantay daw ni Jesus. Yung, ah, balik mo sa una. Sa una. Okay? Ayun, ayun, ayun. Sabi niya, kapantay daw ni Jesus Christ, ang Diyos. Hindi mo ba naintindihan binabasa mo? Kapantay niya ang Diyos, sapagkat siya ay nasaan yung Diyos. Ha? Hindi niya sinuk, hindi niya inangkin na maging kapantay ang Diyos. Sandali. Wala ba kayo nahalata? Lalabas, kung totoo yung sinasabi niyo, dalawang Diyos ito. Isang nakikipantay sa Diyos at isang papantayan sa Diyos. Okay? Ilang minute na lang. 2 minutes, sandali. Abulin last natin. Last 2 minutes. Hindi totoo yun. Morpe, larawan. Hindi lang si Jesus ang larawan. Sabi po ng Christology in the Making, yung morpe, ekon, pinaliwanag ko na kanina. Yung larawan, paano kung ang larawan ay Diyos? Lalabas lahat ng lalaki, Diyos din. Sobre, sorry mga girls ha. Hindi kayo kasama. Nakita mo? Ayan o. Meron akong ebidensya. Oh. Sapagkat ang lalaki talagang hindi dapat palibasa ang lalaki, larawan at kalawalatian. Ha? Image and glory of God. Lalabas ka, Tony, Diyos ka rin. Abay, Diyos din ako. Lahat tayo. Ang saya-saya. Papunta sa dilema. Ngayon, ito. Unang-una niya, saan taga-samba si Jesus? Hindi siya taga rito. Hindi siya taga Sanlibutan. Kaya Diyos siya. Yung sabi niya kanina, yun ang unang binasa niya. Ang tanong ko, bakit? Porke ba hindi taga Sanlibutan? Diyos na? Ano na naman itong dilema daw? Ha? Huwag mo akong isalo sa dilema, please. Basa, Brother Nadim. Juan 17:16. Hindi sila taga Sanlibutan. Nagaya ko na hindi taga Sanlibutan. Oh, yung mga alagad pala hindi rin taga Sanlibutan eh. Just like me, I am not in this world. O di Diyos din sila. Nakita mo yung mga ganyang paliwanag mo? O, hindi na naman ganyan ang paliwanag ng amo mo. Alam mo ba yon? Masama ba yung ginagawa ko, mga kababayan ko sa Badista? Nagbabasa ako. Mabuti pa pala ako nagbabasa ng commentary ni Ellen G. White. Last 40 seconds, Ustaz. Yun po. Ang eto, ako naniniwala. Kayo na pong bahala kung meron siyang naititindig. Giniba ko ang lahat ng pinasinta niya sa YouTube. At uli ko pang ginigiba. Dinidemolis niya ako ngayon?
Paano mo ako mandidemolish ang tibay-tibay ng kasangga ko? Last 20 seconds. Salamat po. Okay, marami pong salamat, Ka Rashid Indasan. At para po sa pagtatanong, limang tanong po. Magtanong po kaya ayon doon sa itinindig niya. Okay po. Time start now. First question. 2 minutes. Okay na. Okay na kayo okay sila. Na po, okay na okay. Ito po yung first question ko. First question. Ang atin bang napag-usapan? Tahimik po. Ang atin bang napag-usapan, patutunayan ko na si Jesus ay tunay na Diyos ayon sa Biblia o ayon sa Biblia at referensya? Ganito ho. Masagot ako ha. Pag sinabi mong Biblia lang, subject to interpretation. Ngayon, lahat ng babasahin mo, pwede ko rin naman kontrahin eh. Ako mag-interpret, ako magpapaliwanag. Kaya lang, kumuha ako ng kakampi. Kumbaga sa Rumble, kumuha ako ng restback. Masama ba ang kakamping kinuha ko, propeta mo? Masama ba yun? Automatic na yun eh. Patutunayan mo, tapos susugan mo ng referensya. Wala rin naman tayong pinagsusapan na bawal tayong kumuha ng referensya. Okay po. Next question. Next question. Next question. Second question. Okay. Gumamit ka ng mga scholar ng Adventist. Okay, next question ko po. Sino pong scholar ng Seventh-day Adventist ang nagtuturo na si Jesus ay hindi tunay na Diyos? Pwede kang magbigay ng kahit isang referensya. Oh, yun kasi ang aking paksa eh. Kaya ang tanong ko, gumagamit ka ng scholar ng Adventist, meron ka bang maipapakita, referensya, scholar ng Adventist, nagturo si Jesus hindi tunay na hindi, Diyos? Hindi, ganito kapatid. Sana, una-una, sagot ako ha. Una-una, hindi ko sinabi na tinuro ng scholar na hindi tunay na Diyos si Jesus. Ang sinabi ko, may sinabi si Ellen G. White, Jesus Christ is not the Lord God Almighty. Nakalagay yan sa commentary. Ngayon, ano papasok sa kukote natin? O di, just like we believe, Jesus Christ is not the Lord God Almighty. Doon ako nakastick. Your prophet said that. We are also saying that. And then, hallelujah, praise the Lord. Okay, pangatlo tanong. Ang tanong ko, sinong scholar ng Adventist? Kasi si Mrs. White, hindi naman scholar ng Seventh-day Adventist. Ang tanong ko specific, kasi nagkukot ka ng scholar. Sinong scholar ng Seventh-day Adventist ang nagtuturo na si Jesus ay hindi tunay na Diyos? Okay, nandali. Masasagot ako ha. Ang ilang tanong ngayon? Ang pangatlo na. O ngayon. Eto. Kawawa naman si Ellen G. White. Ininsulto mo pa, hindi scholar. Hindi nga sa scholar, pero propeta nyo at pundador ng reliyon nyo. Ngayon, sabi ho dito, binasa ko lang po eh, yung sinabi po ni Ellen G. White, ha? Patungkol sa tinayo ko, tinindig ko. Ha? Pinapatunayan ko na si Ellen G. White ay nagsasalita ng ganito. Hindi mo giniba yung sinabi ko eh. Ha? Yung pinag-uusapan natin, Jesus Christ while on earth. According to commentary of Ellen G. White, Jesus Christ divested. Sabi ko na nga, kahit sabihin mo Diyos siya sa langit, pero nasa luka siya, sabi niya, he divested his what? Divinity, form of God while on earth.
while on earth, Jesus Christ is not the God, the Lord God Almighty. 1 minute. O, di pumapanig sa amin. Yun po. Question. Ang ilang tanong? Apat. Ang simple ng tanong ko eh. Sinong scholar ng Seventh-day Adventist? O ngayon? Huwag kang magtago. Hindi. Sir, ito lang tapos eh. Wait lang, sir. Binibigyan kita ng oras, hindi ako nasagot. Ang tanong ko, napakalinaw. Sinong scholar ng Seventh-day Adventist ang nagtuturo na si Jesus ay hindi tunay na Diyos? Sasagot ako. Scholar. Sasagot ako. Sinasayang yung tanong mo paulit-ulit. Yung pangarap mong maipit si Karasid, hindi tuloy matuloy. Eto, sasagot ako. Una, wala naman akong scholar na binanggit ng Seventh-day Adventist. Eh. Ang sinabi ko, propeta mo. Propeta mo nagsabi, Jesus Christ is not the Lord God Almighty. Period. Ngayon, kung hindi sa scholar, hindi namin problema yon. Kasi propeta mo siya, and she was the founder of Seventh-day Adventist. Objection, objection. Tama. Yung po sagot ko, yung po sagot ko. Object ako, sir. Kasi hindi naman si Mrs. White yung tinatanong ko eh. Scholar ng Seventh-day Adventist. Ito sinagot ko. Ang pinusin ko, si Ellen White. Ang gusto po niya, yung particular na scholar. May tanong ako eh. Mr. Moderator. Wala naman akong pinakitang scholar ng Seventh-day Adventist eh. Ang pinakita ko, propeta mo. Oh, granting. Wala akong pinisenta. Yun. Propeta mo ang pinisenta ko. Pero ang malinaw, nakakalatanin kababayan natin, labang ka sa propeta mo! Limang tanong po. Limang tanong. Last question. Last question. Okay. Last question. Pwede mo bang ipakita yung libro ni Mrs. White na sinasabi niyang si Jesus ay hindi God Almighty? Pakibalik mo ngayon ng slide. Pakita mo para makita. Hindi yung libro ang ting ano na ano ko. Para makita. Para maging pen. Pakibalik mo sa una. Para maging mauna. Tantay lang, Mr. No. Sa unang. Sa unang ka muna. Yung dilemma number 4 yata. Ayun, sige ba. Usog. Yan. Page. Tahimik po mga kapatid. Mr. Moderator. Pwede ba ikaw na magbasa? Para pray. Hindi, makikita ko sa moderator din. Huh? Sige po, saan po? Saan pong... Anong bullet po? Ito po. Sige, ako po babasa. Para pray, babasahin ko rin. Sige po, ako po babasa. Tinagalog ko lang yan eh. Ito ang sabi po rito. Ellen G. White comments. Paano kung mabasa? Sayang, walang showdown, di ba? Paano kung mabasa? Ito. Ito po sabi sa libro. Christ left his position in the heavenly courts and came to this earth to live the life of human beings. This sacrifice he made in order to know that Satan's charge against God. Hindi pa tapos ang dalila. Ito. Christ! Hindi, ito pa! Wala ko sinasabi. Ito po, babasahin ko po. Sandali, babasahin. Teka, sandali. Christ and the Father are one. Hindi. And then? He came to this earth. Putol yung binabasa eh. Okay. Kung bubuuin mo. Christ Jesus. Sandali. Wait na, ito po. Babasahin ko po. Okay. Christ Jesus was not the Lord God Almighty. Ayan! Tuloy mo. Tuloy mo, buuin mo. Binigyan mo pa akong assignment. Ulitin ko basa. The man Christ Jesus was not the Lord God Almighty.
Tuloy mo, tuloy mo yung basa. Tinawag mo pambira ka, binasa ko na eh. Sabi mo, basahin ko eh. Ayaw He was not the God Almighty. Ayaw ituloy. Ay, bakit ituloy mo? Ayaw Hindi. Ituloy. Hindi, binasa ko na, sabi mo, walang mababasa. Ayan no. Ayaw ituloy. Ah, sige, tapos na. Huwag mo ko, di ba? Mamaya, tutuloy ko. Oh, yeah? Kung nga pinapatuloy, ayaw mo eh. Tagtanong ka na, ang tanong mo, may mababasa. Yeah, okay eh. Hindi okay siyang the Lord God Almighty. Okay oh, yun. Okay na po, okay na po. Sige, tuloy natin. Ha, mamaya. Okay, bali sa last stand po, 15 minutes, Sir Raymond Cada. Sir. Aluneta. Last stand po, 15 minutes. Okay na, sir. Sir na. Sa aking pangalawang tindig, ay nais ko muling magbigay ng ilang... Mga kapatid, tahimik po. ...ng ilang point patungkol sa kanyang mga ipinahayag. Kanina, sige ang pagkukot niya sa mga scholar ng Seventh-day Adventist. Kaya ang ginawa ko, nagtanong ako sa kanya, sinong scholar ng Seventh-day Adventist ang nagtuturo na si Jesus ay hindi tunay na Diyos? Ano yung sagot niya? Takbo kay Mrs. White. Kasi kung ikaw magpapahayag ka, bakit pa tayo nag-question and answer? Kung sasagot ka lang din, malayo doon sa aking tanong. Ang tanong ko, sinong scholar ng Seventh-day Adventist ang nagturo na si Jesus ay hindi tunay na Diyos? Actually, wala nga siya sa paksa eh. Kaya muli, mananawagan ako, moderator. Pag yan nagtanong patungkol na naman sa referensya, ang aking pinatutunayan ayon sa Biblia. Gusto mo pala may referensya, bakit hindi mo sinabi at referensya nung pre-debate? Kasi ang sabi mo, tubig ka. Kung ano yung kaharap mo, eh nagbibigay ka. Eh yun yung gusto kong patunayan. Bakit ngayon naghahabol ka ng referensya? Eh hindi naman yun yung ating paksa. Ang tanong ko sa kanya, sinong scholar ng Seventh-day Adventist? Kasi nagko-quote siya ng reference eh. Ngayon, ang ginagawa niya is tumatakbo lagi siya kay Mrs. White. Hindi natin paksa si Mrs. White. Hindi natin paksa si Mrs. White eh. Ang tawag dyan, fallacy of Nancy Kitor. Hindi naman namin paksa yun. At yung aking tanong, napakaliwanag. Ang ginagawa, tumatakbo doon kay Mrs. White. Ngayon, tinanong ko siya about doon sa sinabi ni Mrs. White di umano, na si Jesus ay hindi God Almighty. Pinapatuloy, ayaw eh. Saan dinaan? Sa sigaw. Dinadaan sa sigaw. Bakit? Kasi pag sumigaw siya, ano sasabi niyo? Allahu Akbar! Alam na namin yan eh. With all due respect, bakit niya dinaan sa ganun? Kasi nga, hindi niya itinutuloy. Sabi ko, ituloy eh. Ano yung sagot? Mamaya, itutuloy ko. Ba't mamaya? Eh, ngayon ko pinapatuloy. Kung hindi mo kayang tuloy, wag na. Hindi ka naman pipilitin eh. Tsaka nais ko lang po ipaalam sa bawat isa, debate po ito. Tingnan nyo po kung gaano po kayo karami. Tapos kung gaano lang po yung bilang namin. Pero pumunta po kami dito. Pero kung sa location at location, mas malapit po kayo. Bakit po? Kasi po, yung aking mga kasama, with all due respect lang po, yung aking po mga kasama, kakilala po ito si Karashid. Mr. Raymond Cada, excuse po.
Ay, mga nasa likod po, kasi narin, nag-feedback po kasi. Pwede tahimik lang po tayo para maintindihan. Salamat po. Okay na po, Mr. Ray. Ulitin ko lang po ah, para malinaw. Kami po, kung sa location lang po ang pag-uusapan, sobrang layo namin compare sa inyo. Pero ba't po kami pumunta kahit ganito yung bilang namin? Alam namin ganyan kayo karami. Kasi po, eto si Karashid, kasama itong si Kuya, itong sa ano na to, o Rashid din ata ito kung daw nagkakamali, kakilala po ito ng aking mga kasama. At sila mismo nagpapatunay, walang kahit isang debate si Karashid sa Seventh-day Adventist na nagkaroon ng gulo. Kaya ako, tiwala ako. Ibinigay namin yung tiwala namin sa inyo. Kaya sana, wag po kayong, kumbaga sana, wag po kayong maha-high blood. Debate po kasi ito eh. Hayaan niyo po kami ni Karashid. Bakit? Si Karashid mismo nagsabi, dito lang tayo sa debate. Pag debate, pwede tayong magtaas. Pero wag po kayong ma-offend. Bakit? Kasi ibinigay namin yung tiwala eh. Ako naniniwala, hindi ko lang nadala yung libro kasi hindi naman yun yung aming paksa. Meron akong libro ng Muslim, bigay ng kaibigan kong Muslim. Binabasa ko nga kanina, papunta dito eh. Hindi ko lang nadala kasi hindi yun yung aming paksa eh. Marami akong kilalang mga Muslim sa totoo lang, napakababait. Mas pipiliin nila yung kapayapaan. Kaya sana, wag ho kayong mapipikon. Sorry sa word. Wag ho sana kayong ma-o-offend. Eto, debate lang po. Kasi kapag lahat ng sasabihin ni Karashid, sasang-ayunan ko, wala nang debate, my friend. Sana hindi na kami pumunta dito. Ipinost ko na lang sa aking Facebook page. Sumasang-ayon na ako kay Karashid. Kaya natural, makakarinig po kayo dito ng aking hindi pagsang-ayon sa kanyang mga salita. Kaya wag ho kayong ma-o-offend. With all due respect lang po. With all due respect. Okay, magpapatuloy po ako. Pinalalabas niya, kakampi niya si Mrs. White. Maniwala ako, kakampi mo si Mrs. White. Alam niyo ang Iglesia ni Cristo, pag nagkukote ng mga libro galing sa Catholic, parang sang-ayon sa kanila. Isipin mo, hindi nila kapananampalataya ang Catholic, pero pag bumasa ng libro, aba, kamping-kampi. Ganon din po dito. Imposible ho kakampi niya si Mrs. White. Nadulas na nga kanina eh. Yung binabanggit po doon na God, na yung Christ na hindi God Almighty, yung kanyang human being. Huwag kang bumihis sa isang kapiranggot. Kasi pag ginawa ko sa Quran nyo yan, ang dami nga nagre-react eh. Pag kumurot ako ng Quran, sorry, hindi nga yung paksa. Pero yung kumbaga akin pag-analyze lang. Pangalawa, ang ating paksa ayon sa Biblia. Makikita nyo ba nagko-quote ako ng reference labas sa Bible? Hindi, bakit? Nerespeto ko yung aming pre-debate. Kung referensya at referensya lang, tingnan nyo po kung meron diyang aklat ng ibang ano. Tingnan nyo po dito. Magano po kaya ayon sa paksa? Tema na. Ito nga po, nililinaw ko. Ang ayon sa paksa, ayon sa Bible. Kaya tingnan nyo po, wala kayong makikita po dito, with all due respect, na referensya outside sa Bible. Pero tingnan nyo to, parang may pa-pantry ng ano eh, ng aklat eh. Ang aking pinirmahan, ayon sa Biblia. Kaya magpapatuloy ako, ayon sa Biblia. Gusto niya mga talata sa Biblia na nagpapatunay si Jesus ay tunay na Diyos. Napakarami ko nang binasang talata. Dadagdagan ko po. Mga talata sa Biblia na nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Una, nagtataka ako kapag bumabasa siya ng verse, sinusuportahan ng reference. Kasi kung ang paksa natin ayon sa referensya, wala namang masama. Pero bago ka pumunta sa referensya, dapat sa Biblia ka muna.
Bakit? Yun kasi yung ating paksa. Kapag ka lumalabas ka sa paksa, lumilitaw, hindi mo kayang ibuwag yung aking itinatayong paksa. Una, si Jesus tinawag po na dakilang Diyos at tagapagligtas. Binasa ko kanina yung Titus 2:13. Babasahin ko sa magandang balita. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ayon sa Biblia, yun ang paksa eh. E di bumasa ko, ayon sa Biblia. Kung ang paksa namin, ayon sa Biblia at book ni Mrs. White, aba makikita niyo ako tatalata rin sa book ni Mrs. White. E kaso hindi ngayon yung paksa, with all due respect, bumalik ka sa paksa. Ikalawa, binasa ko na kanina, si Jesus po tinawag na dakil na Diyos na maluwalhati. Roma 9:5. Nasa kanila ang mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman. Last 5 minutes po. Na siyang nangingibabaw sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Abangan nyo, ilalabas nyo yung revised standard version. Bakit po? Kasi yun yung kumakampi sa kanyang version eh. Pero kung bilangan at bilangan ng version, sisiguraduhin ko sa kanya, mas maraming version ang mas kumakampi sa sali ng King James compare sa revised standard na kanyang hawak-hawak. Pangatlong patunay, si Jesus po tinawag na Panginoon at Diyos. Juan, Kapitulo 20, talatang 28 hanggang 29. Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Panginoon ko at Diyos ko. 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakakita o nakakita, gayon may sumampalataya. Sa pangtalata, pang-apat na patunay, si Jesus ay tinawag na Diyos na manlalalang. Alam niyo na rin tong verse na to eh. Hebreo Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 10. Kung mapapansin niyo, puro Biblia talaga ako. Bakit? Kasi nga, yun yung aking paksa. At sa aming pre-debate, binigyan niya ako ng pagkakataong masunod. Dahil ang sabi niya, tubig ako eh. Kung ano yung kaharap ko, yun ako. Eh kung gano'n naman pala, hindi ba ang tinatayo ko ayon sa Biblia? Huwag kang lumabas. Bakit? Kasi sabi mo, tubig ka eh. Kung ano yung kaharap mo, gano'n ka. Eh yung kaharap mo, ayon sa Biblia. Hebreo Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 10. Ngunit tungkol naman sa anak, ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. At ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Talatang 9. Inibig mo ang katwiran, at kinapuotan ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo, ay binuksan ka ng langis o binuhusan ka ng langis ng kagalakang higit pa sa iyong mga kasamahan. At ikaw, Panginoon, pangalawang pahayag, at ikaw, Panginoon, nang pasimulay, inilagay mo ang saligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong kamay. Alam niyo, sa magandang balita, mas maganda ito eh, pagka binasa. At sinabi pa ulit niya, o sinabi pa rin niya, kasi yung unang pahayag sa verse 8, ang iyong trono, O Diyos. Tingnan natin kung lalabas si Moffat.
may limang translation akong nakita na ang nakalagay, ang Diyos ang iyong luklukan. Pero kung lima lang yung kaya mong ilabas, the rest po niyan, ang pagkakasalin, ayon na sa aking pinatutunayan. Last 60 seconds. Kaya kung version ng version ng pag-uusapan, mas lamang pa rin ang nagtuturo na ang saling ito ay mas tama. Ilang seconds pa po? 45 seconds. Isang talata pa. Si Jesus ay tinawag na Diyos. Tinawag na tunay na Diyos. Juan, unang Juan 5, talatang 2. 5:20, sorry. 20 seconds. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo. Sa kanyang anak na si Jesucristo. 10 seconds. Ito ang tunay na Diyos at 7, ang buhay 6, na walang 5, hanggan. Maraming 4, salamat po. 9. Okay, para sa panig naman ni Karashid, siya po'y magtatanong ng limang katanungan at 2 minutes sa pagsagot. Okay po, magtanong po kay Ayon Dunso, ipinahayag ni Mr. Raymond. Para maging malinaw lang, para matapos na rin, makapagtanong na rin kayo. Ito, tanong lang. Ito, lambing ko lang sa iyo. Sa lahat ng mga binasa mo yung Tito 2:13, binasa mo yung unang Juan 5:20, ito lang ang tanong ko sa iyo. Yan ba talaga ay official belief ng Seventh-day Adventists na talagang tunay na Diyos si Kristo ayon sa talatang yan? Lalo na yung unang Juan 5:20. First question. Opo, first question. Ito po yung sagot ko. Ang akin pong pinatutunayan, patutunayan ko ang Panginoong Jesucristo, tunay na Diyos, ayon sa Biblia. Kaya bumasa ako ng mga talata sa Biblia bilang patunay na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Okay po. Mr. Moderator, nililinaw ko lang naman. Hindi naman kita ipitin. Gusto ko lang maging malinaw sa akin. Kasi Seventh-day Adventist ka eh. Gusto ko lang tanungin, pinapatunayan mo, unang 1:5:20, tunay na Diyos si Kristo. Hindi. Yung unang tanong first to, nililino ko lang. Mr. Moderator, katinawa ko siya. First pa lang po. Ang tanong ko, ito po ba ay official belief ng Seventh-day Adventist na si Jesus Christ ay tunay na Diyos ayon sa unang 1:5:20? Okay, yun lang sagot po kayo, Mr. Ray. Okay, ito yung sagot ko. Inulit mo kasi yung tanong mo. Ayoko makulitan ka. Ang paksa po na aking pinatutunayan, patutunayan ko ang Panginoong Jesucristo, tunay na Diyos, ayon sa Biblia. Marami-rami na yung talata na aking pinatutunayan. Pangalawang tanong. Hindi, sana maintindihan mo itong tanong ko. Di ba Seventh-day Adventist ka mong kada? Sagot, oo hindi? Pangalawang tanong. Pangalawang tanong na po. Sagot po. Yung tanong mo, wala po sa paksa. Hindi mo masama ang yun objection, eh. Objection. Sir, wait lang. Walang ganun. Objection. Pagka sumasagot, wag mo nang sasabat. Pangalawang tanong niya kasi, Adventist ba ako o hindi? Kaya ang sagot ko, ayon kasi sa paksa, sumasagot ako. Ang aking paksa, patutunayan ko, ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos ayon sa Biblia. De, kung gusto mo lang malaman kung Adventist ako o hindi, sana hindi dito kasi wala ka sa paksa. Okay na. Alam mo, nililinaw ko lang naman, Mr. Moderator, kasi nakalagay sa namin, no? SDA Evangelist. Apo, ayun, no? Evangelist, no? Masama ba kung tanungin kita? Kailangan pa ba maging technical ka rito? Tinatanong ko lang, walang masama. Ikaw ba SDA o hindi? Sige, sagot lang po. Pangatlo tanong. Pangatlo. Oh. Sige, sagot lang po, Mr. Oh, ito. Sabi ko kanina, ayoko makulitan ka. Kasi po, ang aking ipinunta dito, eh kung yun lang din kasi yung tanong mo, sana nagdala na lang ako ng membership dito para makita mo. Pero kasi ang ating paksa, ayon sa Biblia. Pinatunayan ko ang Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia. Hindi naman yan ang ating paksa. Kaya dapat magtanong ka ayon sa Biblia. Okay. Binasa mo yung Roma 9:5. Oh.
Wala bang ibang salin o version katulad nito? Babasahin ko. Chapter 9 verse 5. Ito ba katulad ng version na ginamit mo o magkaiba po sila? Pangapat. Pangapat na po. Ito sagot po yung sagot ko. Okay lang, sir. Sorry. Okay lang. Ulitin nyo lang po yung tanong. Hindi, tinatanong ko. Masama ba gumamit ako ng ibang version? Sabi mo kasi Bible eh. Binasa ko dito. Roma 9:5. Sabi dito, the fathers are theirs. Even the anointed king is from them according to the physical body. The God who is over all things is conferred with prosperity in all words. Doxology. Yung sinasabi dito, pangtapos parang sa atin, wakala dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Dito, iba doon sa version mo. Masama ba kung ito yung basahin ko? O hindi? Sagutin ko, Mr. Lang. Sagot po. Ang ginawa po ninyo, umasa po kayo ng version. Masama ba? Ang tanong ko, masama ba o hindi? Lilino ko lang. Sagot po kayo. Malinaw na po yung tanong nyo. Hindi nyo na kailangan ulitin. Gumamit po kayo ng version. Ito po yung sagot ko. Kung version at version ng pag-uusapan, sisiguraduhin ko sa iyo, mas marami yung version na pumapabor sa aking pinatunayan. Kaya kung version at version lang, mas maraming version ang mas pabor sa akin compare sa inyong talata o version na pinagbatayan. Isa po, last po. Isa po, last po. Anong version yung ginamit mo kanina? Yung ilang version ba yung gusto mong basahin ko? Hindi, version na ginamit mo kanina. Okay na. Sabagot na. Oh, sige na, okay na. Para matapos na. Okay na. Ito, uling tindig na to, no? Okay. Po. Pabukas ko lang slide. 10 minutes po. Okay na. Ready na ako. Start po. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oh, anyway, narinig natin yung kaninang emotion. With all due respect naman kay Raymond Kada, hindi naman napipikon itong mga kapatid natin eh. Impact, marami nga dito, dating Kristiyano. Taas ang kamay ng dating Kristiyano rito. Ayan. They were formerly Christian, hindi po pikon yan. At sanay po sila sa ganito. Kaya magkagayon pa man paumanin. No? Pero magkagayon pa man, ang layunin kasi namin dito, alam mo na kung bakit natupad ito. Special ka nga eh. Maingit sa'yo si Richard Thompson eh. Ito hotel. Okay, kaya ako naniniwala, mapayapa, maayos ito. Ngayon, again, nililinaw ko lang. Ang pinakita ko kanina, dalawang statement ng libro ng Seventh-day Adventist maliban kay Ellen G. White. Wala akong in-expound na scholar ng Seventh-day Adventist. Ang in-expound ko si Ellen G. White. Wala naman masama. Kaya kung nililinaw, ito ba official belief ninyo o hindi? Kasi nakatindig ka sa akin bilang Seventh-day Adventist. Hindi ka naman born again. Diba? Kaya, yan bang pinapatunayan mo, ayon ba sa turo ng Seventh-day Adventist? Tumatakbo sa doon sa scholar. Si Ellen G. White daw, hindi scholar. Sandali lang. Kung ako yung Seventh-day Adventist, magdududa na ako. O ngayon, punta ako sa unang Juan 5:20. Ano ba official belief ng Seventh-day Adventist dito? Pakituloy-tuloy nga. Tuloy-tuloy. Sige. Sige pa. Sige. Ayan. Okay? Una. Alam mo, pag binasa ko yung talata ng Biblia, gumamit ako ng version patungkol dyan, di lumalabas, ako nagpapaliwanag. At may mga version, hindi katulad ng version na ginamit mo. Masama ba yun? Ang tanging palag mo lang,
Yung version na ganitong ginamit, no? Hindi, wala kaming pakialam sa version. Ang sinasabi namin ito, mga kababayan, yung aking katunggali, wala talagang naititindig na beyond reasonable doubt. Naintindihan yung ibig ko sabihin? Ibig sabihin, may kakampirin kami mga Bible scholar pabor sa amin. Katulad nito, si Vincent, hindi po naniniwala sa Granville Sharp Rule. Kasi kaya naman na ipaliwanag yung unang Juan 5:20 dahil na-invento yung Granville Sharp Rule. Kasi Trinitarian siya. Nagpaliwanag siya. Eh may mga Aryan dati, hindi naniniwala sa Trinity. Kaya na-invento yung Granville Sharp Rule. Okay? At patungkol dyan sa Alitinus Theos, ano paliwanag ni Ellen G. White? Baksak. Baba. Oh, pakinggan po ninyo. Ha? Huh? Ito sa winner, oh, multo, no? The text is exegetically problematic for a variety of reason. Pinaliwanag niya. May problema sa talatang yan. Sabi po dito, commentary. Masama ba yon? Hindi ako nagpapaliwanag ng sarili ko. From scholar. Tuloy pa. Ito masaklap. Panoorin niyo po mga kababayan. Ang amo, boss, propeta ni Moncada na si Ellen G. White, laban kontra mismo kay Moncada. Bakit po? Particular doon sa unang Juan 5:20, ang paliwanag ni Ellen G. White dyan, pakibasa nga. Brother Nadim? Know him, that is true. Literally, know the true one. All know the genuine one. That is God, the Father whom the Son came to reveal to men. Tuloy pa. Ayan, pakibasa, this is the true God. In Him that is true, obviously, God the Father, as the pronoun He suggests. Tuloy pa, sa baba. This is the true God. It is possible to apply these words to Jesus Christ, but the most probable application is to the Father, since it is He whom, of whom John has been immediately speaking in the preceding. Ngayon, paano yan? Masama ba, Moncada? Last 5 minutes of that. Masama ba na ikot ko si Ellen G. White? Ikonto si Ellen G. White sa paliwanag mo eh. O paano yun? Eh kung Seventh-day Adventist ako, magtataka ako, bakit ganun? Masama ba ginagawa ko? Ang sinasabi lang niya, wala ka sa paksa. Hindi, na sa paksa ako, related yun dun eh. Kasi kung ikaw magpapaliwanag, ako rin magpapaliwanag, babasa ako ng talata, hindi ganyan ang pagbasa. O pag ibang version ng pinasa ko, hindi ganyan eh. Saan tayo pupunta ngayon? Kaya gumagamit ako ng referensya. Ang unang-unang referensya, si Ellen G. White, propeta mo. At si Ellen G. White, kontra po doon sa paliwanag mo. Sabi po dyan, ang tinutukoy po dyan yung Ama. Ngayon, kung ipipilit mo si Kristo yung tunay na Diyos din, o di dalawang tunay na Diyos? Doon ka nalalaglag dyan eh. Kaya nga sinabi ko kanina, napupunta sa dilema. Ano talagang ibig sabihin na si Jesus ay tunay na Diyos? Eh, mayroon pang isang tunay na Diyos na ipinakilala si Kristo. Ngayon, ang sabi niya, basahin ko daw, hindi ko raw binasa ng tuloy-tuloy. Oh. Ikaw na magbasa. Pakibasa mo nga yung sinabi rito. Yung, yet, the man Christ Jesus, Amen. The man Christ Jesus was not the Lord God Almighty. Yet, Christ and the Father are one. Okay na. Oh, the man Christ Jesus was not the God, the Lord God Almighty. O di tama rin kami, kasi si Jesus, hindi siya God Almighty, siya'y tao. Mali ba yun? Tama. Ang problema, napupunta ka sa dilema. Bakit? Eh sinasabi mo, ang hindi tao karasid, yung Jesus Christ. Ang hindi Diyos pala, yung Jesus Christ na tao, hindi siya yung God Almighty.
O di sa lumalabas, dalawa ang Jesus mo, isang the Lord God Almighty, at saka isang hindi the Lord God Almighty. Eh kanina pinresente ko na, yung Jesus Christ, dalawang individual, ang sabi ni Ellen G. White, napupunta sa dilema ngayon. Yun po ang sinasabi ko dyan. Oh. Yung tsakada, Jesus and the Father are one, pinaliwanag ni Ellen G. White ang kahulugan. One in purpose, one in objective, not one last in essence. Last two minutes. Magdadawan na lang ako. Maraming salamat sa mga kababayan namin, Iglesia ni Cristo, ha? Yung mga Katolikong nandito ngayon at ibang sekta pa, maraming maraming salamat sa inyo. Ito po ay debate lang. Ito po, mga kapatid, with all due respect kay Mungkada, pinabayaan na kita. Marami kang sinabi laban sa akin. Okay lang yon. Pero this time, kaya naging special to, nagkaisa mga kapatid, kasi tinira mo si Propeta Muhammad sa salam. Bukod tanging ka sa Seventh-day Adventist, na ganun kasigasig tumira. Kasi kaibigan ko sila Richard Thompson. Si Amikan, hindi kami nagdidebate. O, di ba? Kaya dito ngayon napunta, napakaangas mo. Kaya masasabi ko, with all due respect, hindi ko alam kung makapag-vlog ka pa ngayon. Okay lang, karapatan mo yan. Inshallah, mapatnubayan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ako, opinion ko lang to. Palagay ko, pagbigyan nyo ako sa, pagbibigyan ko sa 1 minute, pagbigyan ko, ikukot ko yung Quran, ha? Palagay ko, Raymond Kada, si Allah nakakalam kung papatnubayan ka, how I wish, kasama kita sa dawa. Kasama si Day. Den. Si Den, na dating daan. Oh. Palagay ko, Ray, magbago ka na ng karir. Mag-artista ka na lang siguro. Total, mas cute ka ng konti sa akin. Magbabasa po ako ng Quran. A'udhu billahi minashaitan rajim. Lakad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bago yan. Lakad kafara alladhina qalu inna Allah wal Masih ibn Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربك وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومأواه النار ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Paano po kung totoo ang Quran, mga kababayan? Ha? Paano kung totoo ito? Sapagkat ang sabi ni Kristo, ang sino bang magtambal malibang pa kay Allah ay pupunta sa apoy ng impyerno. Maraming maraming salamat po sa inyo. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Para po sa last remark kay Mr. Raymond Kada, 10 minutes po. Okay na? Okay na po. Sige po, start na po. Okay. Konting katahimikan lang po mga ninyo, kapatid. Ulitin ko po, yung paksa po na aking pinatutunayan. Konting katahimikan po mga kapatid. Ayaw ko siyang patulan actually sa mga kinukot niya kay Mrs. White. Hindi dahil sa magkalaban kami ayon sa kanya, o kaya ay hindi ko kayang sagutin yung tanong. Kasi po, sumusunod po ako sa paksa. Pero kung alam niyo po ba kung ating uungkatin yung book ni Mrs. White, hindi talaga yan kakampi sa kanya. Napaka-imposible po yan. Eh bakit po kumampi sa kanya? Bigyan ko kayo ng idea. Yan yung ginagawa ng mga INC. Kukote ng mga Roman Catholic book tapos sasang-ayon sa kanila. Isipin mo yan. Tingnan niyo po, magbigay lang ako idea with all due respect po, ha. Sabi dito, ang SDA Bible Commentary ba namin ay final authority of doctrinal stand. Kasi ganun yung gusto niyang palabasin eh. Nagko-quote siya ng SDA commentary, then pinapinalize niya, ito yung stand din niyo. Pero kung mapapansin po ninyo, ang sabi po diyan, yung nakapula diyan, no? It did not attempt to finalize doctrinal position. Kaya yun pong pinatutunayan niya, hindi po yun final. Siya pina-final niya na. Kaya
Ang sabi diyan, hindi pala to finalize doctrinal position ang ginawa ni Karashid. Ininterpret as a final authority. Hindi niya alam yung structure ng church, hindi niya alam yung nature ng aming church. Hindi po, hindi namin ginagamit yung mga commentary as a final authority. Kaya mali po siya sa paggamit. Naniniwala ba na si Ellen White na si Kristo ay hindi Diyos? Dahil sinabi niya, was not the Lord God Almighty? ito, pansinin po ninyo ah. Ang sabi po dyan, typically those who want to accuse Ellen G. White to teaching that Jesus isn't God. Quote from earlier writings, not her later ones. By 1899 and 1903, Ellen G. White was so clearly state that Jesus is God. Sige nga, kakampi sa kanya si Mrs. White? Imposible yun. Yung ano niya, sabi dyan, lumang commentary pala, ang quotation, hindi recent. Kaya ang interpretation ni Karashid, outdated. Kaya yung mga pinagsasabi niya, giba! Ano ang update commentary? Eto, hindi niya to kayang basahin sa inyo eh. Bakit? Matatalo siya sa paksa eh. Tuloy mo bro. Ayan no, in Christ is life, original, unborrowed, underived, he that hath the Son hath life. John 5:12, the divinity of Christ is the believer's assurance of eternal life. Kakampi ba sa kanya yun? Porque hindi siya pinapatulan, kala niya kampi sa kanya, wala lang siya kasi sa paksa. Sana yun yung kanyang pinirmahan. Ayon sa Biblia at komentary ni Mrs. White. Ito yung updated. He was with God from all eternity, God over all. Blessed forever. Selected messages. Hindi niya kayang basahin yan. Hindi niya kayang basahin yan. Bakit? Kasi para niya nang pinatunayan na mali yung kanyang stand. Ayan. Balikan natin yung quote na commentary. Yung sinabi dyan na hindi ba siya kapantay ng ama? Ito, babasahin ko sa inyo. Brother, pakibasa na. Yung binasa niya kasi, the man Christ was not the Lord Almighty. Doon pa lang sa sentence, malalaman mo na eh. Talaga namang hindi naman talaga namin stand na yung Jesus na tao, hindi yun yung kanyang pagka-Diyos na Almighty. Kasi po, ang Panginoong Kristo sa stand namin, may dalawang kalikasan. Yung kanyang pagkatao, hindi yun yung kanyang pagka-Diyos. Yung kanyang pagka-Diyos, hindi rin yung kanyang pagkatao. Kaya imposibleng sabihin ni Mrs. White na yung pagkatao ni Kristo ay God Almighty. Tapos pag itinuloy natin sa taas, equal with the Father pala, ang Panginoong Hesukristo. The stamp of divinity was upon His humanity. Kaya napakalinaw na yung kanyang binabasa, hindi po kailanman kumakampi sa kanya. Pero bakit po hindi ko siya pinapatulan doon? Simple lang, maginoo kasi tayong kausap eh. Ang ating napag-usapan, ayon sa Biblia. Yung kanyang ginawa, kumukot ng mga referensya labas sa paksa. Wala daw mababasa sinabi ni Jesus, ako ay Diyos. Circumstantial evidence lang daw. Kanina bumasa siya, revise. Yung Roman 9:5, pansinin po ninyo, pag Roman 9:5, takbo revise. Bakit? Kasi doon niya lang mababasa. Alam niyo po kung gagamitin ko yung style niya? Pansinin po ninyo, si Jesus mismo sinasabi na siya po ay Diyos. Ito po, hindi circumstantial. Babasahin ko po dito, translation din po. John 8:58, Aramaic Bible. Kasi ang gusto ng mga Muslim, Aramaic eh. Ayaw nila ng English at saka Tagalog. Ito, babalik ko sa Aramaic. Wika ni Jesus. Sabi niya dito, Yeshua said to them, timeless truth I speak to you. Before Abraham would exist, I am the living God.
ayon sa Panginoong Jesucristo, pag ginawa pala natin yung style niya, nakukuha ng version na limitado at hindi kinakampihan yung maraming translation, abay, mas lalo siyang mahihirapan. Bakit? Kasi sa sali ng Aramaic, sinabi ng Panginoong Jesucristo, "Before Abraham would exist, I am the living God." Isa pa pong talata. 1:8-24. Aramaic din po ito. Salin sa English. "I said to you that you shall die in your sin. For unless you shall believe that I am the living God." Kaya yung aking paksa, nakatayong matibay. Ang paksa, patutunayan ko ang Panginoong Jesucristo, tunay na Diyos, ayon sa Biblia. Yung binasa ko, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the living God. Kaya yung aking paksa, nakatayong matibay. Paano niya ginigiba? Sa pamamagitan ng mga komentary. Pinatunayan natin sa komentary, marami lang siyang hindi binabasa eh. Marami lang siyang namimisquote. Pero pag binasa mo ng buo, hindi niya babasahin ng buo kasi tatagilid siya doon. Pero kapag last 2 minutes, Bible ang pag-uusapan, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan malibang sumampalataya kayo na ako ang buhay na Diyos. Ito po yung dahilan kung bakit hinarap ko po si Karashid. Ito po yung dahilan kung bakit hinarap ko po ng Maginoong Debate si Karashid. Bakit po? Sapagkat ayon sa turo ng Bible, ayon sa turo ng Biblia, kahit sino pa tayo, tayo'y mamamatay sa ating mga kasalanan maliban na ating tanggapin na ang Panginoong Jesucristo ay tunay at buhay na Diyos. Ayon ba sa Bible? Yes. Kaya nakatayo po ang aking paksa. Bumasa ng Quran, ipahintulot nyo ah. Babasa po ako ng Quran. Kaya bang pakita diyan yung aking presentation, yung last? Kasi po sa ang mga Muslim, hindi naniniwala na si Jesus ay Panginoon. Hindi naniniwala. Para sa kanila, yung title na Lord, para lang kay Allah. Pero po, meron pong sura sa Quran na ang Panginoong Jesucristo, ikinakapit sa kanya yung title na Lord. Sana makita yan. Huwag mo muna ituloy, bro. Sura, Kapitulo 9, Talatang 31. Basahin ko muna, papakita ko mamaya yung original na pinagkuhaan. Sabi dito, "They have taken their scholars and monks as lords beside Allah and the Messiah, the Son of Mary." In-ex mo, bro. Ito po yung pinagkuhaan. Hindi po yan pamunas ng dyaryo. Authentic po yan. Ayan po yung Arabic. Siguro nakakabasa po kayo. Alam nyo po ba sa kaibigan ko Muslim, pina-interpret ko yan? Ano yung sabi niya? Ito ayon sa kanyang pahayag. Yun daw mga Hudyo, ayon po dyan, Hudyo at saka Kristiyano, ay may mali daw ginawa. Bakit? Kasi bukod daw kay Allah at saka kay Kristo o sa Messiah, ginawa daw nila na Panginoon. Thank you po. Maraming salamat. Okay, maraming pong salamat, Mr. Raymond Cada.